Chari. Hello, Chari. Ayan. Pag may tea, Chari tea. Ah. Okay, so ayan. Good morning. Tau morning sa inyo lahat. Meron pa ba bang hindi member dito? Taas ang kamay. Wala. Lahat member na. Okay. So ngayon, ang maganda dito sa gagawin natin, we are live. Ayan. Naka-live po tayo sa Tau Elevate page. Pwede nyo rin po yung i-review mamaya. We are live also on YouTube channel. Tau Elevate YouTube channel. Ayan, at syempre, naka-zoom din po tayo. Okay? And then bukod sa Zoom, may record din po tayo. Okay ba yun? Okay, para meron po tayong ano, makapag-review po tayo. Kasi po, yung ating gagawing training ngayon, kung mapapansin nyo, di ba, intensive training. Tama ba? So kung intensive training, ibig sabihin, pag sinabing intensive, from the root word, intense. Diba? Intense, ibig sabihin, matindi. Tama ba? Tama ba? So ngayon, guys, same pa rin to ng ating mga trainings. At dito, kailangan may mga notebooks po kayo. Yan, taas nga pa yung mga notebooks nyo. Yan, grabe talaga yung mga full-timers. May mga notebooks. Eh, yung mga appliances, meron ba? Ayan, meron din. Meron bang appliances na walang dalang notebook? Sabi nun, apps, may cellphone naman. Meron naman sa notes. Para-paraan, di ba? Okay, so, tsaka naka-record din, no? So, ngayon, syempre, para sa itong tao na ipapakilala natin, no? Bago ko ito ipakilala, kailangan gawin natin yung ating traditional. Okay ba yon? Okay lang ba yung energy natin, ilabas natin? Para lumabas din yung energy ng speaker. Okay ba yon? Hindi ko kayo maramdaman! Yan! So ngayon, house rules po natin, unang-una, number one rule. No, medyo mahirap, kailangan naka-smile. Yeah. Alam nyo ba yung smile na may tunog? Yung... Ganon. Baka ik-ik na yun, ha? Okay, so, sige nga, smile nga po kayo. 1, 2, 3! Diba, masaya kasi kapag ka naka-smile. Kasi baka mamaya, nakasimangot ka dyan, nakaganyan ka. Diba, tapos pinapaliwanag yung mga, katulad yan, intensive to, medyo technical. Kasi mangot kang ganun, 'di ba? Parang ang pangit tingnan, 'di ba? Dapat lagi naka-smile. Okay ba 'yon? Okay lang ba mula umpisa hanggang matapos naka-smile? Yan. And then number two, kailangan naka-focus po tayo sa speaker. Okay? Naka-focus sa speaker and at the same time dun sa kanyang anong tawag dito, yung kanyang slide. Okay? Kasi dun nga ituturo yung lahat ng mga regarding sa ating mga products. Okay? Since intensive product demo to, so, ibig sabihin, medyo may pagka-technicality to, kaya kailangan yung notebook nyo nakapokus kang ganun. Ha? Kailangan maayos, ha? O, yan. And then, number three na house rule, kapag may konting tanong, merong konting... Di ba? Ano sabot? Konting tanong, konting sagot. Okay ba yan? And then, number four, no, taas ang mga cellphone. Ayan, paki-silent mo na lang muna. Huwag mong patayin kasi baka nag-donotes ka, di ba? Pero, silent mo. Kailangan walang tutunog na cellphone kasi nakaka-distract po yan. Okay ba yon? Or i-vibrate mo muna, di ba? Tapos sabihin mo dun sa ka-chat mo, mamaya na tayo mag-usap kasi may training. Mahalaga yung training. Okay ba yon? Hello? Tapos, bilang isang attendees, kailangan you are responsive. Dapat may interaction sa ating speaker. Hindi yun nandiyan ka, tapos parang wala ka. Alam niyo yun? No, kapag may mga konting tanong, konting sagot din, at kapag ka may mga pagkakataon at kailangan pumalakpak, palakpak tayo. Okay ba yun? Para ganahan yung speaker. Okay ba yun? Okay, tapos, gagawin natin yung traditional natin, ipaparamdam natin sa ating doktor, yung ating traditional clapping. Pag sinabi kong 1 billion, isang palakpak, isang hu. Okay ba yun? Ano ibig sabihin ng who? Windows of opportunity. Dapat sabay, ha? Kasi pag hindi sabay, ang pangit. 1 billion. Diba? Para kang unggoy. Diba? Okay, so sample natin. 1 billion! Napakahina. May popcorn. May nahuhuli. Sabi niya may lamok eh. 1 billion! Hindi talaga ako convinced. 1 billion! 1 billion! 2 billion! 3 billion! Bilyon-bilyon palakpak! Siyempre, para sa akin muna yan. Okay ba yan? Pero para sa speaker natin, kailangan
may anting-anting pagtapos ng bilyong-bilyong palakpak at tumatayo tayo. Okay ba yun? Okay, so ngayon, itong tao na itong ipapakilala ko sa inyo, no? Ito lang naman ay doktor. Wow! Pag doktor, since intensive product demo tayo, demonstration ng mga produkto natin, kailangan pakinggan mo kasi doktor to. Tama ba? Okay? At syempre, malaki na rin yung experience niya sa mga ganitong klaseng pagpa-product demo. Kasi syempre, doktor nga. Tama ba? Okay, so ngayon, huwag niyo akong ipapahiya sa tao na to. Okay lang ba yun? Yes! Okay. Bigyan na. Para sa taong to, bigyan natin ng 1 billion! 2 billion! 3 billion! At bilyong-bilyong palakpak na may anting-anting para kay Dr. Eugenio Masagca Jr. Thank you. Actually, na masyado ako na overwhelmed sa introduction, ano? Okay. Nawala yung aksidente ko 3 months ago. Aksidente kasi ako before, pero good news dahil I myself na-treat ko yung sarili ko. But anyway, magandang hapon sa inyo lahat. Good morning. Sorry. Okay, good morning! Ayun, nandun pala yung activeness ng mga to. Sesya na kayo, ha? Okay. So, of course, I'm very happy to be back in this place. Sino yung mga first time lang ngayon ako nakita? Taas ang kamay. First time. Aba, halos lahat, no? Si, ano lang ang first? Jessa. Si Jessa lang natandaan ko. So, si Jessa, nandito siya nung first time kong mag-talk dito. Okay, salamat po sa mga first time. At good news kasi first time ko lang kayo hindi nakita. Okay? So, we're talking about health, of course. And of course, the product, no? Okay. Sino sa inyo ang 3 months pababa na nag-network? 3 months pababa. Merong ilan? Merong 3. Ayan. So, ibig sabihin yung iba, 3 months pataas na. So pwede nating i-belong sa, ano yan, sa provisionary. Di ba? Kasi pag nagtatrabaho ka, may kontrata, 3 months is probi, di ba? Ayan. Pagka nasa 6 months ka na, 10 months, 11 months, papunta ka na sa regular. Ayan. Sino dito ang regular na nagne-network? Taas ang kamay. Aba, marami-rami. Sigurado kayo, regular ha. Baka part-time, baka baligtad. Part-time yung network, regular yung iba. Ayan. So maganda yan. Kasi alam nyo, according to Paulsen Pilser, networking with the product of wellness product is a $1 trillion industry in the 21st century onward. So, malaking bagay. Thank you. Malaking bagay na nasa networking na kayo ngayon na yung iba wala pa. So, medyo nakakaawa ng konti kasi sarado pa yung isip nila. Wala tayong magagawa, di ba? Tama. Kasi nagugulat ako, ang babata nyo pa, talagang ilan taon ka na? O 24, di ba? Ikumpara nyo man sa akin dito, wala akong nakikita kasi edad ko eh. Meron ba rito 60 years old? O tingnan mo, wala, nakakaya. Di ba? So, ibig sabihin, at the very young age of 24, o yung iba sa'yo, yung 30, yung iba 15, na-involved na kayo sa networking. So, networking is the wave of the future. Ito talaga yung paraan natin para makaahon sa hirap. No? Oh. Yan. Believe ako sa mga audience dito, talagang very active kayo sa presentation. But anyway, sige, punta tayo. Kung meron kayong mga questions, just write it down into your notes. After my presentation, you just ask question, ha?
walang limit. Okay? Kasi pag pumunta kayo doon sa klinika ko, magbabayad na kayo per question. Di ba? Di ba? Bakit punta ron? Talagang may bayad dyan per question. Di ba? Dito, huwag kayong mag-alala. Si Ma'am Sherry na magbabayad. Kaya dami-damihan nyo na. Okay. Okay. So, punta tayo sa product, no? Yun. Saan ba ako tutuwa dito? Ayun. So, welcome to the world of wellness industry. So, alam natin na yung wellness, almost couple of years pa lang yan nagsisimula. Yung wellness. Ano ba talaga yung wellness? Oh, pag-aralan natin yung wellness na yan. Marami yan. Kailangan i-balance natin yung wellness. Hindi lang marami kang pera, tapos may product ka sa bahay. Tapos hindi ka na matutulog. Di ba? Lagi ka nang galit. Emotion yon. Kailangan, pagka pinag-usapan ng wellness, kailangan pumasok sa isip mo, balanse. Balanse ng buhay, no? Okay. So, pag sinabing balanse ng buhay, pag-usapan natin yung wellness. Wellness is the act of practicing healthy habits on a daily basis to attain the better physical and mental health outcomes so that instead of just surviving or you're thriving, to understand the significance of wellness, it's important to understand how it's linked to health. So, yan ang ibig sabihin ng wellness. Kailangan daily. So, hindi yung every Saturday lang, every Sunday lang, every Friday lang magda-diet ka, every Sunday lang magja-jogging ka. Hindi ganun. So, at every Thursday lang iinom ka ng product, at every sabihin natin meron kang sin day, bawal ang yung ayoko magsabi ng product sa market eh. Kaya nag-iingat ako, kagaya ng kape. Oh, walang bawal doon kasi kape yon. Buti ko sinabi kong 3-in-1 yon, yung market yon, no? So, wala naman siguro yung taga-media dito. Okay. So, ibig sabihin, magkakape ka Wednesday lang, total. Isang beses lang, isang linggo. Eh, toxic yon, acidic yon. Eh, delikado ka. Bilangin mo yung Wednesday sa buong buhay mo. Eh, di, yari ka na. Ang dami nun. Di ba? Okay. So, okay. O, di ba, meron tayong 8 herbs. Ayan. So, meron ding the 8 dimensions of wellness. So, kailangan intellectual. Yung isip mo, yung utak mo, gumagana ng maayos yan. Okay? And of course, physical, environmental, dito medyo na ano tayo dito, na-stop ang buhay natin dito sa environmental na ito. Kasi nung nakaraang pandemic, nakaraang 2 years, lahat tayo nag-stop. Lahat tayo na freeze, 'di ba? Lahat tayo nakatunga nga sa bahay. No, sino sa inyo ang nung nag-pandemic nag-i-enjoy? Wala, 'di ba? Yay, parami nang parami nagko-COVID. 'Di ba? Walang ganun. Parami nang parami ang tinatamaan ng COVID, 'di ba? Walang ganun. So, natatakot ka rin. Pero in fact, kaya nga kayo naka-mask ngayon, eh, 'di ba? Okay. So, spiritual. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Hindi natin pwedeng alisin sa buhay natin yan. Dahil kaya tayo may buhay, kaya tayo may inuupuan, kaya tayo may mga magulang, kaya tayo nag-exist because of spiritual, no? Yung ating spiritual being. And of course, occupational, financial, yan. Isa yan sa mga importante. No? Isa yan. Pero of course, sabi ko nga, lahat yan kailangan balanse. Importante yan. Social, hindi mo naman pwede magawa yung networking na ikaw lang mag-isa. Tama? Sasali ako dyan, pero hindi ako mag-i-invite. Di ba? Yun ang essence ng networking. You have to invite people. And, of course, emotional. Pagka na-reject ka, magagalit ka na, mag-quit ka na. Hindi ganun, no? Rejection is just a part of being a networker or being a business owner. Oh, diba? Pagka nag-join ka rito, you are your own boss. Meron kang sariling negosyo. Ito nga yung negosyo mo. Good news, hindi ikaw nagbabayad ng function room. Diba?
Hindi ikaw nagpo-provide ng product. Hindi ikaw ang nagpo-provide ng training. Ano lang gagawin mo? Just bring people. Ang sarap na negosyo rin, no? Just bring people. Magdadala ka lang. Kaya pag uwi mo ng bahay, ang gawin mo, maghanap ka ng sako. Yung mga kaibigan mo. Maghanap ka ng sako, silid mo lahat ng mga kamag-anak mo sa sako. Pagdating dito, itaktak mo. Yan, upo kayo dyan. Diba? So, ang ganda ng negosyo, no? Puhunan mo sako. Grabe. Okay. Diba? Okay. So, the opportunity is health, wealth, and nutrition. And that is according to Paul Saint Pilser. That's 10 million millionaires, a new millionaires in the next 5 years. So, nandito na kayo sa 1 year. So, sino sa inyo may 1 year na? May 1 year na, may 1 year na. Good news, 4 years pa lang, 4 months pa lang ang company. Hindi, malamang 1 year na siyang networker. Di ba? Ayun. Okay. So, imagine mo ha, 10 million new millionaires in the next 5 years. Biro mo, eh nung ginawa nga yung ano, yung ginawa yung model ng Ford yung kotse nila, 70 years bago sila nakahit ng $1 trillion. 70 years yan bago sila nakahit ng $1 trillion. Grabe yung tagal nun. Tapos nung nagkaroon ng IBM, bago nakahit ng $1 trillion sale ang IBM, it takes 5 years. Eh, ang laki pa ng computer noon. Alam mo ba yung gano'ng kalaki computer noon? Sa laki ng aparador. Ewan ko sa inyo, nakakita na kayo ng dryer na lang, dryer na malaki, yung dryer ng damit, no? Ganong kalalaki ang computer, hindi kayang buhatin ng isang tao. Dalawang tao, kailangan tulong sila. It took them $1 trillion sales after 5 years. Grabe, no? Eh, ganong katagal naman ang CP o cellphone? Ganong katagal? It took only 2 years. Cellphone, eh lahat sa inyo may cellphone ngayon eh. Pero hindi lahat sa inyo may IBM computer sa bahay. Tama, mali? Ah, di ba? Malamang tatlo, dalawa lang sa inyo may IBM computer. So, inirerate ko lang yung bilis. Ha, yung bilis ng technology, tapos pumasok kayo ngayon through networking na ang product ay nasa wellness. Okay? Nasa wellness yung product natin. Okay. So, yun, sabi nga, the wellness revolution. Okay, wellness revolution, no? Wellness business is the next $1 trillion industry. So, nandito na kayo ngayon. Sino ba ito sa Philippines? Paul Saint Pilser. Paul Saint Pilser is an American economist who New York Times best-selling author and social entrepreneur. He has written 11 books and is the founder of 6 companies and has been profiled in more than 100 publications, including in the front page of the Wall Street Journal. So, ibig sabihin, alam nyo, si Paul Saint Pilser, isa siya sa naging consultant ng dalawang magkasunod na presidente. Economist siya, consultant siya, hindi ka magiging consultant ng presidente, na advisor, ha, kung hindi ka magaling, hindi ka matalino. Diba? Okay, so si Paul Saint Pilser, nakita niya ang future ng wellness industry. Nakita niya. So ngayon, ang wellness industry grow 300% in the next 1 year. Grabe. In the next 1 year. So, paano napasok ngayon ang wellness doon? Because you are in the wellness. Pag ikaw ngayon, ginawa mo to, 1 year, 2 years from now, ikaw na mamimili ng kotseng bibilhin mo. Kasi nasa wellness industry ka. Nasa wellness industry ka. Magkano lang ang puhunan mo?
Di ba? Ikaw ang mamimili ng kotse. Kung alam lang lahat dapat yan ang ini-invite mo, naku, hindi na sila magkakasya rito. Pero tingnan nyo ha, hindi naman talaga lahat sasali sa inyo eh. Huwag kayong magtampo, huwag kayong ma-discourage kung hindi sumasali sila. Bakit? Hindi lang nila naintindihan. Ikaw na lang ang umunawa sa kanila. Tapikin mo siya. Pare, kung ayaw mo sumama, okay lang. Hindi mo lang kasi naiintindihan. Di ba? Hindi lang kasi makatawid. Alam niyo siguro yun, hindi lang makatawid. From employment into business owner. Anong hindi makatawid? Saan matatawid? Diyan, sa EDSA, tawid ka. Biro lang. Okay. May konting motivation pa eh, no? Okay. Ay, sorry. Ayan. Punta na tayo sa product. So, ito ngayon yung product. The complete herbal food supplement or supplement made from 100 natural herbs supplements. No side effects, no overdose, no contraindication, no adverse reaction, no even harmful effect, even if you are taking synthetic medicine. I'm not against with those synthetic medicine. Of course, I've been doing this for actually 20 years na. I do practice my expertise in Australia for almost a couple of years. But of course, I still stay in the Philippines just to help people understand why these natural health products treat the particular ailments without any synthetic medicine. No? Pwede yun. Even nung araw, wala naman talagang mga kahit herbs. May herbs pero walang synthetic medicine nung araw. No? Kung nandun ka pa nakatira sa lumang baryo, di ba, na malapit sa ilog, na 2 hours pa bago makarating ng bayan, no, ang chiclet sa bahay nyo hindi pa nakakarating, no, hindi natin alam kung may nakakarating na ilaw, yung mga ganon, na kapag kasumakitan dyan, kukuha lang ng dahon, tatapal, di ba, pag may mga nanganganak, doon lang talaga sa banig, no. Ewan ko, lahat sa inyo yata dito, nanganak, talagang sa ospital eh, tama? Pero tanongin mo yung ako, hindi ko alam kung saan ako nanganak. Basta ang alam ko, lumabas ako sa nanay ko. Di ba? Di ba? Yun ang malinaw doon. Pero hindi ko alam kung sa ospital o sa bahay lang, di ba? Kasi almost 60, di ba? Ano ba i-expect mo sa probinsya pa? Pinanganak. I mean, pinanganak pala ako sa Bicol, yan. Yun lang ang alam ko. Pero lumaki ako ng Maynila. Okay. Grabe ito si Duk, ang daming kinukwento. Okay. This is herbs, or 8 herbs, no? Pag-usapan natin itong buti o benefits ng natural product na ito. Okay? Number one, of course, very powerful antioxidant. So pag sinabing antioxidant, may idea ba kayo sa oxidant? Wala. Okay, maganda to. Pag sinabi antioxidant, okay, antioxidation. Pababawi natin. Yung oxidation nangyayari, pag ang bakal, binilad mo sa araw, 2 araw, tapos in-expose mo naman sa tubig, 2 araw, on the 5th day, ano makikita mo? Oxidation process yon. Okay? So, madaling maunawaan, di ba? Ganon din ang katawan ng tao. Pagka na-expose tayo sa dumi, toxin, sa mga free radicals, nag-o-oxidize. Kinakalawang, in other words. No, pag kinalawang yan, pabayaan mo siya, after 2 years, makapal pa yung kalawang kaysa sa original na bakal. Naku ha? So, ibig sabihin, yung kalawang, yun yung cancer. Ano ba tawag dito sa Tagalog? Dying cells o dead cells. Yung kalawang. So, pag hinawakan mo yung bakal, halos mas mabigat na yung kalawang kesa sa dun sa bakal. Pinukpok mo lang,
magtatalsikan na yung kalawang. So hindi na siya strong, hindi na siya, hindi yung tensile strength ng bakal, wala na. Ganon din yung cell ng tao, yung katawan. No? Pagka na-expose yan sa kahit anong mga free radicals at punong-puno siya ng oxidation process, okay? Punong-puno siya ng oxidation process, ibig sabihin, prone na siya sa kahit anong sakit. Halimbawa, ang buto. Alam niyo ba yung buto? Okay. Ang buto, pag nagkakaedad tayo, o ako na lang kasi mga bata pa naman kayo, pag nagkakaedad ako, yung buto ko maaaring lumambot. Maaaring hindi na ako kayang magbuhat ng mabigat. Hindi na kaya ng buto ko. Okay? Pero kung magte-take ako ng mga supplementations like eat herbs, no? Isa-isay natin yan. Maaaring tumagal ang pagrupok ng buto ko kahit 60, 70 years old na ako. Nakuha nyo? Yun. So at least alam nyo ipaliwanag sa mga hindi pa nakakaalam yung tungkol sa oxidation process at saka yung ganda ng produkto. Okay? Okay. Has anti-inflammatory properties. Yung iba, maaaring hindi pa alam yung inflammatory. Inflammatory is pamamaga. So simple lang, pamamaga. Pamamaga. Ayan. Okay. Anti-pamamaga. So ibig sabihin, yung pamamaga, fire kasi yan. Sa Chinese, fire, yung namamaga. Heat. Pag namamaga yan, kumbaga, yung mga cell to cell, nag-aaway sila. Umiinit, namamaga, kaya namumula. Kaya ang tangkaso o lagnat, o alam mo, may sinat ka, mainit ka, di ba? Yun, may namamaga sa'yo. Bakit namamaga? Merong mga cells and tissues na nag-aaway dahil may free radicals na nakapasok, tinitira niya yung good cells. Pinapatay niya. Kaya nanghihina yung pasyente. I mean, yung nilagnat, umiinit. Lumalaban ngayon yung immune system. Pag lumalaban, dalawa na sila ngayon. Nagkakaroon ng fire. Nagkakaroon ng init. Hindi apoy ha. Init. Kasi sa Chinese, sa traditional Chinese medicine, pag umiinit ka, ang tawag nila doon, fire na kagad. Pero wala pang apoy. Okay? So, ibig sabihin, pag may inflammation ka sa katawan, it's either manalo yung kalaban o manalo yung good cells. So, anong kailangan mo para manalo yung good cells? Palakasin mo lang siya. Patapangin mo. Sa pamamagitan ng food supplements. Okay? Kasi, thank you. So, nakikita ko, na-absorb din yung sinasabi ko. Anyway, that's good. Okay, ibig sabihin, pag isang tao na lagnat, hindi agad yan delikado. Huwag lang aabot ng 39-40, parang nananalo na yung kalaban pag nasa 40 na. So lagyan mo lang siya na pwedeng, halimbawa, paimim mo ng, pag wala ka nito, halimbawa lang ha, paimim siya ng mga calamansi juice. Tataas ang vitamin C niya. Di ba antioxidant ang vitamin C? O, tataas ngayon yung immune system niya. Tatapang ngayon yung good cells. O, matatalo niya ngayon yung free radicals. Bababa yung lagnat niya. Tapos, painumin siya ng maraming tubig. Baka mamaya, nade-dehydrate lang yung pasyente. Okay? Pagka tumaas ngayon yung kanyang immune system, matatalo niya ngayon yung free radicals. Kasi ang kadalasan sa synthetic medicine o conventional medicine, they give synthetic like amoxicillin, antibiotic, and everything. They are just controlling the symptoms of the disease. They are not just to treat the root cause of the disease, only the symptoms. Nakakuha niyo? Okay. May feedback pa yung pagka-aksidente ko eh. Okay, number a boost immune system. Ayan. Okay, halos lahat ng product sa market ngayon, they claim that it is immune system booster. Ang tanong, gaano natin kaalam ang immune system? Meron ba ditong
nurse, may nurse ba rito? Medical practitioner, nurse, med rep. Wala. Wala, okay. Sige. Ang immune system, marami yan. Pagka sinabi lang kasing immune system, akala lang natin iisa kasi immune system lang. Pero sa immune system, maraming pinag-uusapan dyan. Immune system ng brain, immune system ng lungs, immune system ng liver, lahat yan immune system yan. Ibig sabihin, energy siya. Soldier siya. Okay? Panlaban natin siya. Yan yung immune system. That's why if you have very low immune system, you are very prone to COVID-19. Pag mahina ang immune system mo, prone ka sa COVID, madali kang kapitan. Halimbawa, yung katabi mo, may COVID. Halimbawa lang, ha? Umubo, nalanghap mo ngayon, may COVID ka na rin. Pero kung malakas ang immune system mo, kahit makapag-lips to lips ka pa sa katabi mo, kahit parehas kayong lalaki, hindi ka tatablan. Di ba? So, nakita nyo yung paano maging malakas ang immune system. So, kaya lahat ng product ngayon in the market, they keep on claiming that their product is good for immune system. Okay? Natatawa nga ako nung minsan narinig ko sa TV o sa radyo. Beer. Alam ko na, alam nyo lahat yung beer. It is good for immune system daw. Sabi ko, okay ah. O di ko sabi, uminom ko yung beer ah. Gina yung iminin nyo. Okay. So, can support blood sugar control. Can support blood sugar control. Bakit ba nakokontrol ang blood sugar? Actually, sugar is very important in our body. Lahat tayo may sugar sa katawan. Lahat halos na kinakain natin may sugar sa katawan. Kanin may sugar yan. Tinapay may sugar yan. Prutas may sugar yan. Gulay may sugar yan. May tamis, may sarap yan. So, pag sumobra lang ang sugar sa dugo mo, anong tawag doon? Ayun, diabetes. Mataas ang sugar. Pero, hindi yun ang problema. Ang problema, yung beta cell na nasa loob ng pancreas. Alam niyo ba yung pancreas? Yung nasa, pancreas is the part of the digestive system under the stomach or the sigmoid part of our colon, no? Yung nandito banda. So, yung pancreas, sa ilalim yan, meron tinatawag na beta cell. Tatlong parte yung pancreas eh, tatlo. Yung head, yung mid, at saka yung tail. Nasa mid, yung beta cell. Beta cell produce natural insulin to control the sugar. Ulitin ko ha. Beta cell produce natural insulin to control blood sugar para wala kang diabetes. Okay? So pag nasira ang pancreas mo, sira ang beta cell mo. Pag sira ang beta cell mo, tataas ang blood sugar mo. May diabetes ka. Nakuha nyo? Yun. So, kailangan importante yung maunawa natin yan. Kasi baka mamaya magtanong sa'yo, may diabetes ako eh, pwede ba sa akin yan? Opo, opo. Bakit? Hindi mo na alam. Eh, yun yung sabi ni Duk eh. Di ba? So, kailangan, alam mo siya ipaliwanag. Para at least maniniwala siya sa'yo kasi naintindihan niya yung pinaliwanag mo. Malinaw? Okay. So, sorry. Balik natin. Ayan. Okay. Can help maintain healthy skin. Okay na yan. Enhance energy. Ito muna, enhance energy. Paano niya ma-enhance yung energy mo? Energy is pangkalahatan. Lahat ng katawan mo. Because of the nutrients found in that herbs, those nutrients support the strength of every tissues and organs. Pamaya isisay natin, nandun yan eh. Okay, can help fight cardiovascular disease. Ano yung cardiovascular disease? Okay, it is a muscle of the heart.
muscle ng puso, cardiovascular, no? So, paano siya nakakatulong? Because of the nutrients, mamaya to follow, i-strengthen niya yung function. Dapat ang functions ng puso mo, normal yun kahit natutulog ka. Kahit hindi mo alam, kahit galit ka. Ang problema, pag galit ka, mabilis ang bomba. Kasi nga, galit ka. Ibig sabihin, yung emotion mo nagko-connect sa heart mo. That's why kailangan balansado tayo. Okay? Kaya nga, pag lagi kang galit, hinihila mo yung kamatayan mo. Okay? Kaya lagi kayong tumawa. Okay? Kaya lang, huwag ka naman tumawa nang wala kang kausap. Diba? Tawa ka ng tawa. Wala ka namang kausap, di ba? Okay. So, kailangan, pag kaya mahusay, kaya nga sabi ni Dolphy, di ba? Ano, buhay pa ba si Dolphy? Laughter is the best medicine. Totoo naman yun. Totoo yun, 100%. Kasi, nakokontrol mo yung galit mo, yung emotion mo, kontrolado mo kasi lagi kang masaya. Okay? Okay. Can help reduce high blood pressure. Oh, paano niya natutulungan yung high blood pressure? Actually, high blood pressure is not a disease. High blood pressure is not a disease. Hindi po siya belong to the list of 800 kinds of disease. Hindi siya kasama. Kasi it is the heart muscle problem. It is the pump of the blood. Pag sinabing high, masyadong mabilis ang bomba ng muscle, ng puso. Pag low blood pressure, mabagal ang bomba ng puso. Bradycardia sa medisina ang tawag doon. Pag mabilis, tachycardia. So pag may tachycardia ka, tendency, pwede kang ma-stroke. Pwede kang ma-atake sa puso. Okay? So, reduce high blood pressure, nanonormalize niya ang bomba ng puso kasi nga bantay sarado niya yung cardiovascular. Ito, connection yan dito eh. Cardiovascular. Pag maganda ang bomba ng puso mo, ng muscle ng puso mo, maganda ngayon ang blood pressure mo. Okay? Kasi yung iba nakakarinig eh. May high blood pressure ako eh. Ayoko sumama. Diba? Sabi mo naman sa kanya, kung ayaw mo sumama, lalo kang ma-high blood. Okay. Okay. Can help reduce cholesterol level. Yung cholesterol kasi yan, malaking tulong sa atin ang cholesterol. Lahat tayo may cholesterol sa katawan. Let's say ngayon, malamig, di ba? May aircon tayo. Ilan to? Anim. Anim. Oh, dami. Okay. Pag wala kang cholesterol sa katawan, di mo kaya yung lamig na yan. Okay? Nasa fats natin yan, nasa skin, nasa ilalim ng muscles natin, nasa basal cell, yon tawag doon. Nandun yung cholesterol natin. Yung iba naman nasa dugo. Ang problema, pag nag-high blood, yung cholesterol sumasama na sa dugo at kumakapit na sa linings ng artery. Pag gumapit sa linings ng artery, katagalan, tumitigas yun. Pag tumigas yun, yung ganyang butas ng artery, halimbawa, gumaganyan na lang, maliit na lang siya. So yung daloy ng dugo ngayon, sa halip na normal, kukunti na lang na i-deliver niya. That's why may mga old ages, namamanhid yung kamay, namamanhid yung paa, kasi wala nang na-deliver na oxygenated blood. Hindi na makadaan because of the cholesterol. Tapos pag mataas pa rin ang cholesterol mo, pwede hindi na makapag-deliver ng dugo sa brain kasi niliit lang ng artery natin sa brain kasi niliit lang ng buhok. So, can you imagine yung dugo dadaan sa kasi niliit ng buhok? Hindi na. Kaya pagka mataas yung cholesterol mo at nakakapit pa doon sa artery mo na kasi niliit lang ng buhok, hindi na makakadaan ng dugo. At saka ng oxygen. So, ano mangyayari? Stroke pwede. So, dalawang klase ang stroke. Isang ischemic stroke, isang
hemorrhagic stroke. Yung ischemic, yung dalawang ugat na magkahiwalay na ganyan, dito pa lang, nabarahan na. So, dalawa ang walang napupuntahan dugo. Yun namang hemorrhagic, pumutok yung ugat sa utak. Doon na lumabas yung dugo, pumunta na sa tissue mismo ng brain. Doon na pumunta yung dugo. Mas delikado yung hemorrhagic stroke kaysa sa ischemic stroke. So, kung hindi nyo matandaan, okay lang yan. Hindi naman kayo magdo-doktor. Kailangan lang maunawaan ninyo. Ha? Kailangan lang maunawaan. Yun naman importante. Okay? So, so yan ha, malinaw na pwedeng makatulong yung product sa mga may mataas ng cholesterol. It reduce the cholesterol level. Okay? So, antimicrobial properties. O, yung mga antimicrobial properties, mamaya ibabanggitin natin yan. Pati yung antiviral, antifungal, anti-obesity. At ano ba itong obesity? Dati, hindi sakit itong obesity. Before, hindi pa sakit yan. Ngayon, sakit na yan. Ano ba yan? Yan yung lumalaki ng lumalaki, lumulobo, tumataba. Okay? Obese. So, hindi na nila makontrol yung bad word eh, yung katakawan. Di ba? Hindi nila makontrol yung kumain ng marami. So, dapat yan nakokontrol pa ng mind. Kaya sakit na nga eh. Pag kaya mo pang kontrolin yan, hindi yan, mamaagapan mo pa yan. Kaya mo pang huwag kumain bago matulog. Tandaan nyo ha, 2 to 4 hours before bedtime, huwag kayong kakain ng marami. Ito, halos kayo mga bata pa, sundin nyo yun. Kasi pag nagkakaedad kayo, lumalaki. Tingnan ko, 60 years old, pantay lang yung tiyan ko. Di ba? Pantay lang. Ang dami kong kaibigan, 50 pa lang, ang lalaki ng tiyan, mga naglalakad, mga nakaganyan. Pambira. Hindi healthy yun. Hindi healthy yun. Tapos ako araw-araw ko nag-jogging. At saka sila, nag-jogging sila, 6 to 7 a.m., pagod na sila. Ako, 8 to 10, dalawang oras sa init ng araw. Ayoko mag-jogging ng super aga. Ang hirap pawisan ng ganun. Sila ayaw nilang pawisan. Masabi lang na nag-jogging sila. Dapat pawisan ka, dapat nakabilad ka sa araw. Bakit? Number one, yung araw is vitamin D yan. Vitamin D. That is a normal or natural vitamin D made from the sun. Okay? So, yun ang dapat na jogging. Kaya sabi nila, bakit ang hali ka na nag-jogging? Eh, pag maaga ka ng jogging, wala namang araw eh. Paano ka papawisan nun? Oh, kasi malapit ako sa Oval. Meron kaming Oval kasi sa Muntinlupa. Yung, alam niyo ba yung Oval? Yung pinagtatakbuhan ng mga track and field. Ah, ganun. Pinagawa ko talaga yon. Biro lang, biro lang. Sana ako ay seryoso eh. Okay. Anti-cancer properties, anti-tumor. Very close yung cancer tsaka yung tumor. Kasi yung tumor, pag napabayaan niya, nagiging cancer. Pag napabayaan mo itong tumor na to, magiging 3 more, 5 more, 6 more. Tama, di ba? Okay, kaya huwag niyo papabayaan. One more pa lang, tirahin niyo na agad. Okay. Can alleviate arthritis, no? Kaya niyang kontrolin yung arthritis. Arthritis is, basta nakakita kayo ng itis sa mga, let's say, medical term or sinasabi, arthritis, halimbawa, pag sinabi arthritis, itis kasi means inflammation or pamamaga. Okay? Itis. Ayan, itis, halimbawa, arthritis, tonsillitis, pancreatitis, appendicitis, di ba? Buntis. Namamaga yun ah. Kaya talaga. Oh, di ba? So, grabe, no? Oh, namamaga. Kasi, okay, pag
Ang problema kasi, pagka sasabihin ng doktor, halimbawa, may breast cancer. Total health tayo, no? May breast cancer. Sasabihin ng doktor, you are subject for mastectomy. Mastectomy, ibig sabihin tatanggalin. To me, means to cut. Kaya pagka nakalagay doon sa medical term, to me, mastectomy, appendectomy, tatanggalin yung appendix, no? To cut yun. Diba? Appendectomy, mastectomy, colobasectomy, okay? Ano pa? Hysterectomy. Okay? Pag wala kang pera, sasabihin sa'yo ng doktor, don't talk to me. Wala kang pera eh. Di ba? Wala kang babayan. Don't talk to me. Wala kang babayan eh. Di ba? Tinan ko lang, baka tulog pa kayo. Okay. So, alleviate symptoms of allergic rhinitis. Yung allergic rhinitis sa ilong yan, no? Papasok sa loob. Yan yung hindi na nawawala ng sipon. Allergic rhinitis. May namumuo ng something bukol o bacteria, viruses na hindi na natatanggal. Kadalasan yan, nakukuha yan sa kapag yung tinutulugan mo, sabihin natin, medyo, meron kasi tinatawag na dust mites eh. Yung tinutulugan mo, hindi mo na nilalaban, mga 3 taon na, yung unan mo. Yeah, meron yung dust mites na pwede mong nalalanghap habang natutulog ka, tapos doon na sila tumitira. So, lumalala. Okay? So, pwede namang laban mga 2 weeks, 1 week, ganun. Okay? Or 1 month to 2 months. Okay. May natutunan ba? Yes! Baka nag-i-enjoy lang kayo. Okay, so, yan, yung benefits ng malunggay. Okay. Malunggay is the rich in vitamin A. This can easily beat the amount which can be obtained from regularly eating carrots. Aside from helping in eyesight improvement, this could also do wonders when it comes to enhancing the skin appearance. Other vitamins that is contained includes vitamin B, C, D, and E. So yun ang benefits ngayon ng malunggay. Alright? Okay. You know, ang dami. So, nakaka-amaze. Okay? Alam nyo, umpisa pa lang nang ginagawa ko itong slides na to, amazed na amazed ako sa benefits ng malunggay. Okay? So, isa-isay natin. Increase clarity. Ayan. Okay? Normalize blood sugar. Binanggit natin kanina. Bakit naman na-normalize yung blood sugar? Kasi tinutulungan niya ng mga vitamins na yan yung production ng insulin from the beta cells. So that's the malunggay. Okay? Tandaan nyo, ang pagkakasakit ng tao is just because of the nutrients deficiency. Kahit anong nutrients yan. Okay? Nutrients deficiency lang yan. Kaya ang nakakalungkot lang, naawa ko doon sa iba, lalo na sa hindi pa naniniwala, magpapacheck up sa doktor, tapos bibigyan ng drugs ng mga synthetic medicine, hindi yung nutrients. Eh, ang sakit ng pasyente, nutrients deficiency lang eh. Eh, ang binibigay ay chemical, synthetic. So, hindi that. Kaya sasabihin sa kanya, oy, nako, may diabetes ka, ang taas ng sugar mo, ito inumin mo, bang! 3 times a day, magmula ngayon, habang buhay. Grabe. Di ba? Grabe. Magmula ngayon habang buhay. Maintenance mo na yan. Ikaw naman, pag alis mo sa pinto, salamat, Doc. Grabe, no? So, sad to say, kasi hindi nila alam. Hindi nila kasi alam eh, na nutrients lang pala. O, tignan mo to. Tadtaran mo ngayon ng malunggay, no? Bigyan mo ng malunggay.
Ang tanong, may side effects ba to? Wala. Eh, yung binigay sa'yo na 3 times a day, may side effects? Yes. Ang problema, hindi nila tinatanong. Yung pasyente, nagpa-check up, hindi tinatanong yung doktor. Dok, may side effects. Sasabi niya, minimal lang. Minimal lang. Ang problema, kung iinimin mo siya araw-araw sa 100 days, kung 1% sa isang araw, 100%. Eh, habang buhay. Problema malaki. No? So, kaya kayo, since na-orient na kayo dito, alam nyo na. Alam nyo na, no? Yung nanay ninyo, i-orient ninyo. Okay. So, normalized blood sugar, appetite suppressant, improves wound healing, detoxification, anti-ulcer, eliminates constipation, improves digestion, nutrition for infant, 6 months and older, and pregnant and nursing mother. Okay, anti-tumor, of course, anti-tremor, reduce wrinkles, anti-fungal, okay, use as an aphrodisiac, promoter of libido, okay, strengthens immune system, anti-depression, normalize blood pressure, vision improvement, increase energy and endurance, anti-cholesterol, enhance skin health, stimulates hair growth and anti-inflammatory. And of course, UTI, no? Urinary tract infection. So, ito yung mga contents niya na kung saan kaya siya nag-come up sa ganyan because of these nutrients. Can you imagine, no? Yung nutrients niya, 92. Eh, wala po kayo mabibiling drugs na may ganyang karaming nutrients. At saka hindi nutrients ang dala nun. Chemically made po yun. Okay? And then 46, antioxidant. 36, anti-inflammatory. 18, amino acids. 9, essential amino acids. Ano ba itong amino acids na ito? Yan yung mga alanine, isoleucine, valine, histidine, na pwede nyo makuha rin sa bawang. Okay? So, mostly ang bawang, puro nga lang amino acids ang bawang. No? Okay. Nutritional value, 2 times the protein in yogurt, 3 times the potassium in bananas, 4 times the calcium in milk, 4 times the vitamin A in carrots, 7 times the vitamin C in oranges. So, can you imagine, mag-orange ka, di ba? Magkano isa? Let's say, 15 pesos, 20 pesos. One time lang yung mga kukuha mong vitamin C. Samantalang yung malunggay, 7 times na. Di ba? Ano pa? Itong milk. 4 times the calcium in milk. Eh kung nag-milk ka, isa lang yun. Ito, 4 times na agad. Tapos meron pa nito. Can you imagine, ladies and gentlemen, sa cancer patient, hindi ako nagbibigay ng milk. Diba? Hindi ako nagbibigay ng milk. Bakit po? Kadalasan binibigay ng mga doktor yung Ensure, diba? Yung milk. O ito ha, inumin mo to. Kawawa yung cancer patient eh. Bakit? Sa halip nagagaling yung cancer niya, dahil pininom siya ng milk, lumala ang cancer niya. Kasi ang milk po is a cancer feeding element. Milk is the cancer feeding element. Tandaan nyo, pag nalaman nyo ang pasyente ay may cancer, may bukol, wag na wag yung pakakainin o paiinumin ng milk. Dahil cancer feeding element ang milk. Okay? Yun. Okay, baka mamaya kasi. Sige po, damihan nyo lang po ng milk, lalakas kayo. Naawa ako doon sa mga ganoon. Kaya tingnan mo, pagka lumala yung pasyente, ano mangyayari? Papakimo. 90% of chemotherapy patient died. 90%. Sa US, 97%. Only 3% survive. Okay?
Ngayon dito, siyempre may nanay, tatay kayo, may lolo, may mag-anak kayo. At least sa Pilipinas, kung natututo kayo, mababawasan ngayon yung porsyento ng mga namamatay sa cancer. Then sige. Dahil ang cancer is not a disease. Ulitin ko ha, cancer also is not a disease. Eh ano ang cancer? Cancer is a business. Cancer is a large scale of business. Kaya tingnan mo, may lung cancer, may brain cancer, may colon cancer, may kidney cancer, lahat. Ang masaklap, yung cancer sa bulsa. Diba? Yung masaklap. May cancer ka na sa pancreas, may cancer ka na sa lungs, may cancer ka pa sa bulsa. Ah, talagang natutuloy talaga yung 97% died. Tama yun, di ba? Kasi wala kang pambayad. So, pag tinatad mo ng nutrients, yung katawan ng isang tao, kung ano yung kailangan niya, nasusuplayan mo. Kung hindi man, sumobra man. Eh, Dok, paano yan? Sobra naman yung binigay ko. Napakarami naman. Huwag kang mag-alala. Meron tayong kidney, sinasala yung hindi na kailangan at itinatapon. Kaya iniihi natin. Eh, paano naman yung dinadialysis? Hindi na nakakaihi yun. O kaya hindi sila nakakaihi kasi tinatrabaho na ng dialyzer machine yung trabaho ng pag-ihi niya. Kinukuha na yung toxic waste. Yung ihi kasi toxic waste ng katawan natin. Toxic fluid ng katawan natin yan. Eh, tinarabaho na ng dialyzer. Eh, ba't ka pa iihi? Kinuha na nga yung dugo mo, nilinis na sa machine eh. Ang masaklap nun, yun ang maling proseso. That's another big business. Tandaan nyo, ang medisina, napakalaki negosyo niyan. Ang dami na yumaman dyan. Huwag nyo lang ako isama. Okay. Now, the point is, bakit ba dinadialysis ang isang tao? Mataas. Ang unang-unang basehan nila dyan, tinitingnan ang creatinine. Alam nyo ba kung ano ang creatinine? Ang creatinine ay liquid waste ng katawan natin. Kaya tumataas siya kasi hindi na nagpo-function yung nephrons na nasa kidney niya. Yung nephrons, yun ang tagasala ng creatinine. At isinasama sa ihi para iihi mo. Yun yung creatinine. Pag tumaas ang creatinine mo, yun ang base yan eh. Pag tumaas ang creatinine mo, ibig sabihin, hindi na nakakasala yung nephrons mo. So, ang gagawin sa iyo ng doktor, papadialysis ka na. Kasi hindi na nakakasala yung nephrons mo. Nephrons is the part of the kidneys. Okay? Pag hindi na makasala, sasalain na ng dialyzer machine. So, pag nasala na, ang tanong, pag dialysis ba, gumagaling ba ang kidney failure? Hindi. Kaya nga, lifetime din yung dialysis eh. Oh. Pag dialysis ka, habang buhay na yun, hanggang may pambayad ka. Kung wala ka ng pambayad, goodbye Philippines. Sino-sino dito may kilalang dinadialysis? Oh, grabe. Ang dami na ngayon. Alam mo, malaking negosyo na rin yan. Alam nyo, kahit nga hindi doktor eh, may negosyong diagnostic test of the kidney and dialyzer center. Hindi doktor. Anong malay niya ron? Ano siya? Artista, singer. Sino? Si Imelda Papin. Meron siyang tatlong diagnostic and dialyzer center. Kidney dialysis. Kasi malaking negosyo yun. Kaya mag-negosyo na kayo ng ganun. Biro lang. Malaking negosyo kasi yun. Kasi bakit? Marami siyang kausap ng doktor. So sabihin niya, Dok, 20% ka sa bawat pasyente mo na idadialysis namin. Biro mo 20%, eh magkano isang dialysis? 3-5. Per session. Pag buwaba ng konti, 2-5 per session. 3 times a week. Oh. Ang tanong, ginagamot ba yung kidney? Hindi. Nililinis lang yung dugo.
Tapos ibabalik uli, eh 4 hours na hinihigop yun, nakatuka nga kang ganyan habang hinihigop yung dugo mo. Papayat ka ng papayat. Papayat ka ng papayat kasi hinihigop yung dugo mo. After 5 hours, linis na. Ibabalik na naman sa'yo. So sabihin sa'yo, see you again next Wednesday. Pera na naman. Eh kung may 10 lang. Mula alas 8 lang na umaga, alas 12. 10 lang, 35,000 yun, hanggang alas 12 lang. Eh may hemoglobin pang ini-inject. After na dialysis kasi, may ini-inject na hemoglobin. Para saan naman yung hemoglobin? Sasakyan yun o carrier siya ng oxygen para yung oxygen makarating sa different parts of the body. Hemoglobin ang tawag doon. Ini-inject din yun. Eh 1,000 rin yun. Oh, can you imagine? Kaya mahirap magkasakit. Kaya sabihin nyo doon sa taong binibentahan mo, mahirap magkasakit pag hindi ka bumili nito. Di ba? Alam mo, it's just a matter of education. Kailangan ma-educate mo yung binibentahan mo o yung kinukwentuhan mo. Ma-educate mo lang. Kailangan lang maniwala siya. Dok, hindi naman kasi kami doktor eh. Hindi ko naman sinabing mag-diagnose ka. Hindi ko sinabing mag-prescribe ka. Hindi naman gamot ito para i-prescribe mo eh. This is a food supplement. I-share mo lang. Sabi mo, sabi kasi ng doktor namin doon, kapag hindi natin naingatan ng kidney natin, maaari may posibilidad na ma-dialysis tayo habang buhay. Oo nga, no? Mag-iisip siya. Magkano ba yan? O yun. Meron pa naman kaming buy one, take one. Okay. Mali na ba? Mali na? Yes. May natutunan? Yes. Okay, let's go to second product. Like second ingredients, yes, mangustin. Actually, before, ito lang yung kinonsentrate ko, no? Mangustin. Okay. So, ito yung mga benefits niya. Highly nutrition, of course, and rich and powerful antioxidant. May have anti-inflammatory properties, may have anti-cancer effect, may promote weight loss, support blood control, same as what I said a while ago, promotes a healthy immune system, and of course, help maintain healthy skin. Ayun. Actually, alam mo, kahit kainin mo ng hilaw, o ng hinog, o ng hindi processed, napaka-effective nito, no? 100% malaking bagay na meron tayong ganito klaseng product. Okay, ampalaya. Nako. Oh, ito yung mga benefits ng ampalaya. Ampalaya is also a good source of carbohydrates used for quick energy, vitamin A, critical to good vision, and minerals, iron, phosphorus, and potassium like other vegetables. It is also free of cholesterol and fats. Okay? So, this is the 6 benefits of bitter gourd or ampalaya. Yun. Okay. Packs several important nutrients. Okay, bitter melon is a great source of several key nutrients. Can help reduce blood sugar. May have cancer fighting properties. Could decrease cholesterol level. And of course, all those benefits, makain mo siya ng hilaw again, makain mo siya ng luto, of course, ganun din ang kanyang benepisyo. Lalo na extracted yan, nilagay dun sa capsules kasama ng 8 herbs. Ayan. Okay? Aba, meron pa pala. May aid weight loss. O yung gusto magpapayat, talagang, alam mo, papayat ka talaga pagka kinain mo ang palaya, huwag ka magkanin. So, dali lang, inom lang akong konti. Hinahanap ko yung pintuan dito dati, wala na. Okay. Ah,
versatile and delicious. Oh, talagang delicious eh, no? Okay, bawang. Nako. Oo. Ito, unang, alam nyo, ang unang-unang benepisyong makukuha natin sa bawang, alam nyo kung ano? Hindi tayo makakagat ng aswang. Takot ang aswang. Okay. Garlic is low in calories, of course, and rich in vitamin C. Biro, vitamin C. Vitamin B12, B6, manganese. It also contains trace amounts of various other nutrients. Ano-ano yung mga nutrients na yan? Okay, garlic is highly nutritious but has very few calories, of course. Manganese, 2% of a daily value. And vitamin B6, 2% of daily value. Okay, vitamin C, 1%. Selenium, 1%. And fiber, 0.06%. Yun. So, ang nakakatawa nito sa bawang, ano, let's say magsangag ka ng kanin, kahit na yung kanin mo ay may sugar siya, nababalanse siya ng garlic. Okay? Ang gamitin mo lang na mantika, olive oil. Olive oil. Para kahit pa pa, okay, kahit coconut oil, at least kahit pa paano, sinangag man ng kanin mo, hindi siya masyadong toxic. Kasi nowadays, ang toxic talaga yung oil, lalo na pagka madalas kang kumakain sa Jollibee or sa McDo, no? Yung pinagprituhan kanina umaga, gabi ka kumain, pinagprituhan pa rin yung pa rin ang gamit, no? Yun ang nakakalungkot, hindi mo alam, yung mantika na pinagprituhan ng manok na kinain mo ngayon, kanina pang umaga yun nilagay. Magpapalit sila gabi pa. Basay mo buong maghapon na yon, 10 beses lang sila maglagay ng mantika. Okay? Swerte lang kung makapalit sila sa buong maghapon ng 2-3 beses, swerte na yun. Pero kung hindi, hindi natin alam. Okay? Yun, eto. Ginseng. Okay, it is the vitamins and nutrients of ginseng. Potent antioxidant that may reduce inflammation. Okay, may benefits brain function. Ayan, brain function. And could improve erectile dysfunction. Nako. Ah, nako, biglang iingay biglang. Hindi, sa inyo naman mga wala pang problema sa nakikita ko, no? Pero yung mga kausap nyo, baka may meron kayong kamag-anak, tito, di ba? Actually, ang pagkakaroon ng erectile dysfunction, without malis muna tayo, kasi kailangan nyo maintindihan eh. Sasabihin sa'yo, alam ba, nagkakumpulan sila, let's say, mga age 40s, 50s, and 60s, no? Meron ba dyang ganun? Di ba? Okay. Eh, sir, ang problema po sa ganun, na may ED o erectile dysfunction, is blood circulation. Hindi naman yung kanila. Hindi naman yung organ. Ha? Wala mo nang malis. It's a blood circulation. Pag masyado na pong malapot yung dugo ninyo, meron po talagang erectile dysfunction na nangyayari. Okay? Eh, anong ginagawa niyan? Yun. Inonormalize po yung content ng dugo ninyo para dumaloy po doon para magkaroon ng energy, makapag-supply ng oxygen, makasupply ng nutrients that organs needs. Yun po ang problema. Ah, ganun ba? Eh, mahusay ba yan? Ay, sigurado po. Di ba? Yun lang eh. Hindi mo naman kailangan maging ano, di ba? So, yung dugo ang naayusin. Tandaan nyo, ang very important component of the, a liquid component of the human body is the blood. Tandaan nyo yan. Ha? Okay. May boost the immune system. May have potential benefits against cancer. Tandaan nyo. Kaya naman kasi nauso yung word na cancer. Ginawan sakit kasi ng ano eh, ng medisina. Ginawan sakit. Hindi naman kasi sakit ito eh. It is a nutrients deficiency lang. Kaya nga yung may cancer, gumagaling because nasusuplayan ng tamang nutrients yung organ na may cancer.
In fact, lahat tayo may cancer eh. Do you believe? Okay, oh, kita mo. Lahat tayo may cancer cell. Ipinanganak pa lang tayo, may cancer cell na tayo. E di, kung sakit yan, wala, lahat pala ng tao may cancer. Hanggang mamatay, kung ang kinamatay niya ay sakit sa puso, di sasabihin pala natin, ang kinamatay niya, cancer, kahit sakit sa puso. O di ba? Kasi may cancer eh. So it's just understanding about the disease or the cancer cell. So kasi lahat tayo may cancer cell, tandaan natin. Kasi lahat naman tayo, lahat tayo binubuo ng trillions of cells. Alam niyo ba yon? Cells lang tayo. Diba? Si nanay, si tatay, nagtantantin, tantantinin. O diba? Kaya talaga, nagtantantinin sila. After 9 months, lumabas ka. Pumasok si tatay sa egg cell ni nanay. Ano nangyari? Diba nagkaroon ng tinatawag na ovulation. Ovulation of the egg cells. Tapos nagkaroon ng blastocyst. Nagkaroon ng fetus. Nagkaroon ng baby. O ikaw yun. Saan ka nang galing? Eh di sa cells. O kaya may cells tayo lahat. We are all made up of cells. Huwag nyo lang sasabihin, sperm cell. Okay? Cell lang. Okay? So, kaya napakalaking bagay na may matutunan tayo. Kasi, na-blurred kasi tayo ng medisina. Na-blurred. Natakpan yung utak natin. Kayo, mga bata pa kayo, malaki pa ang matutunan ninyo. O, malaki pa, marami pa. No? Ako na, natutuwa ko kasi matanda na eh. Di ba? Pero, okay lang. At least natuto pa rin. Di ba? Okay. Hindi pa rin ako na-handle ng ano. May fight tiredness and increase energy level. Okay? Good lower blood sugar. Same, no? Eh, ito naman, guyabano. Maganda tong guyabano na to. Kasi napaka-powerful nito. Okay. It helps lower fever, spasm, heart rate, and blood pressure. It also helps relieve pain, inflammation, and asthma. Consuming guayabano extract can also safely prevent cancer cells from forming while effectively slowing down tumor growth. Ayan. Okay? The flesh of this exotic fruit holds high quantities of vitamin C, fiber, calcium, phosphorus, and potassium. Guayabano also contains some healthy acids that work together with vitamins and fulfill numerous bodily processes. So alam nyo, napaka-effective. Sa tingin ko lang ha, ngayon kasi ang kabataan, bira na kumakain ng prutas, ng gulay. Tama mali? Birang-bira na eh, no? Pag lumabas, ang unang-unang iniisip yun sa kaya ko kakain. Sa McDo, sa Jollibee, sa Kentucky, di ba? Hindi na iniisip saan kaya makakabili ng gulay, saan kaya makakabili ng prutas. Wala eh. Pag umidad lang kayo ng mga 50s, 60s, yun, saka. So can you imagine people who are seeking for a good health only when they become weak? Tama mali? Saka lang sila maghahanap ng mga healthy food pag may sakit na sila. Kaya tingnan nyo, pagpunta kayo sa hospital, ano dadali nyo? Orange. Dadala kayo ng banana, ng apple. May sakit na. Bakit hindi bigyan mo nung sila ay malalakas pa, nasa bahay pa, pinupuntahan mo, pinapasyalan mo, bakit hindi mo sila bilan ng ganun? Kung kailan nasa hospital na. Wali. Di ba? Saka doon lang sila lalakas. Yun ang, you know, mindsetting is very hard to understand, like a few of us, no? Bihira lang ang tao na bata pa lang na mold na sa pagkain ng gulay, sa pagkain ng prutas, sa pagkain ng mga gantong klase. No? Dapat ngayon pa lang kayo mga bata, no? Para mabawasan na yung
yung paglobo ng mga tao sa loob ng ospital. Di ba? Kasi ngayon, grabe. Okay? Buti merong ganito. At least, malaking kabawasan to sa pagkakagastusan natin. Kasi hindi naman tayo nag-iipon ng pera para pagdating ng araw, ma-ospital tayo eh. Tama? Sino sa inyo nag-iipon ng pera pang ospital? Di ba? Wala naman eh. Kaya lang, pag na-ospital ka, kaya meron at kaya wala kang pera, may babayaran ka sa ospital. Di ba? Dapat i-mindset nyo ng ganyan ang mga parents nyo. Dapat ang pag-iipunan, yung future, wag yung ospital. Swerte ng mga ospital, no? Lahat tayo nag-iipon ng pera para sa kanila. Pero kahit hindi ka nag-iipon, grabe. Okay. Spirulina. Ayan. Okay, ano ang mga benefits ng spirulina? Spirulina is rich in range of vitamins and minerals essential for maintaining a healthy immune system. Like vitamin E, vitamin C, vitamin B6, research find that spirulina also boosts the production of white blood cell and antibodies that fights viruses, bacteria in your body. So, when we say white blood cell, di ba merong white blood cell tsaka red blood cell? Pag bumagsak ang white blood cell mo, blood anemia ang problema. Pag tumaas naman yung white blood cell mo, leukemia naman ang problema. Dapat balanse. So, kaya meron tayong food supplements na ganito para laging balanse ang dugo natin. Kailan nangyayari yung mga ganun? May blood anemia o may leukemia? Pag mali na ang kinakain mo, let's say 2 years na, 3 years na, 5 years na, 10 years na, 24 years old ka na, 30 years old ka na, mali pa rin ang kinakain mo, tandaan mo, nagtatanim ka ng sakit sa katawan mo. Let's say 50 ka ngayon, ang 50 years old ngayon, ang dami nang minimaintain na gamot, ha? Ang dami na, bibihira na ngayon ang 50 years old na walang iniinom na gamot. Halos karamihan ngayon, umidad lang, 40 years old lang, ang dami na, halos, lalo na yung 50s. Okay? Because of the wrong food. Eh, pagkain ng katawan natin yan, dapat nasa maayos eh. Ang problema, walang nag-o-orient. Kahit sa ospital may sakit ka, hindi ka pa rin naman ino-orient eh. Pagbasa nga ng laboratory, hindi nga sinasabi sa iyo eh. Basta lang inaabot eh. Babayad ka pa sa doktor, papababasa mo lang. Oh, papabasa mo lang yung laboratory. Papabasa mo lang, magbabayad ka pa. Grabe, no? Pagka single kayo, sa akin yung pabasa, walang bayad. I-orient ko pa kayo. I-orient ko pa. Huwag kayong mag-alala. Grabe, no? So, mahirap magkasakit. Okay. So, what minerals are in spirulina? Okay, the minerals found in spirulina are boron, cobalt, copper, iron, magnesium, manganese, calcium, phosphorus, potassium, sodium, and zinc. Grabe, ang dami niyan, ha? Tandaan niyo, pag kayo, nagbigay kayo ng spirulina, make sure na meron din siyang vitamin C. Bigyan niyo ng vitamin C. Eh, good news naman kasi dito sa 8 herbs combination na full of vitamin C and full of minerals. Kasi minerals cannot function without vitamin C. Okay? Tandaan nyo, hindi ganon kaganda ang functions ng minerals if there is no vitamin C. And vitamin C cannot produce by the body. Vitamin C should be take in. I-intake mo kasi, i-intake mo talaga yan. Iinom ka talaga ng vitamin C. That's why, you know, in the market or in the world, sumikat yung synthetic vitamins, which is complete vitamin A to Z centrum. Sumikat yung buong mundo. Alam niyo bang anong pharmaceutical company ang gumawa noon? Hindi niyo alam? Pfizer.
Pfizer made it. At ang Pfizer is the number one highest sales compared to two industries. Anong industry? Travel industry at saka real estate industry. Pagsamahin mo yung dalawa nun, yung income nun, mas malaki pa ang Pfizer because of Centrum. Because of vitamin C. Kasi pinakyaw niya na eh. From A to Z, ang problema, chemical base, hindi natural. Kaya mag-vitamin, mag-ganong vitamins ka, after 2 to 3 years, pasyente ka ng ospital, dialysis. Dahil yung nabuo o yung compacted chemicals, nandun na sa kidney mo. Kaya dinadialysis. Hindi na natatanggal. Hindi naman ginagamit ng dialysis. I mean, hindi man ginagamit ng kidney. Dinadialysis lang. Okay? Are you learning? Yes! Seryoso kayo, ha? Okay. Last but not the least, of course, turmeric. Okay, benefits. Turmeric is also rich in vitamin C. Ayan. Good news kasi vitamin C na yan. Vitamin B12 and other antioxidant that reduce the risk of serious health conditions like heart disease and diabetes. In addition, it's an excellent source of manganese and iron, okay, which is good for the blood. All right. Other benefits of turmeric, we gradually increase antioxidant in your body, and of course, might prevent cancer, help lower cholesterol, can help prevent and treat Alzheimer, can treat skin conditions. Alam niyo itong Alzheimer's na ito? Yun, yung nagiging makakalimutin. Kasi yung kanyang dendrites sa brain niya na, okay, hindi na nagkoconnect yung sa isang dendrites. May dalawang cell, halimbawa, dalawang cell. Sa pagitan ng dalawang cells na yan, may tinatawag na dendrites. Yung dendrites, parang kuryente yon, nagkoconnect through current, kuryente. Ngayon, pag hindi na nagkoconnect, may harang na, or mahina na yung kuryente, doon nagkakaroon ng forgetfulness, yung makakalimutin. Okay? Alzheimer's nga ang tawag. So, anong ginagawa ng turmeric? Nire-restore niya yung kuryente. Nire-restore niya yung connection para magkaroon ulit ng function yung dalawang cells na yon. Okay? Malinaw? Yes. Tatlo. Aninalamlam ninyo. Okay. Can benefits people with depression. O, di ba, sa brain pa rin yan. Depression. Yung hindi lang siya sinuot ni Jessa, na-depress na. Di ba? Did you want Jessa? So, emotion yon. Dapat kontrolado mo yung emotion mo. No? At ano ang makakatulong, o sino makakatulong sa normal functions of the neurons, yung turmeric na yung nutrients from turmeric. Okay? Me, myself, umiinom ako ng turmeric every day sa umaga. Hindi ako nagkakape. Pure turmeric nga lang. Okay? Pure turmeric. Yes, elevate. Okay? Oo. Elevate herbal mix capsules. Kompleto naman to. So, meron na kayong 8 herbs, meron pa kayong elevate. Ang kulang na lang sa inyo, 7-11. Okay, so those herbs actually is very beneficial to our body. Tandaan nyo ha, kung mapapansin ninyo, sa Mercury drug, wala naman negative eh. Sa Mercury, napakaraming gamot. Tama? Halos
halos yung mga pharmacies, tumitingin yan sa listahan kung anong gamot sa ganito, gamot sa ganon, kung sa puso, ilang gamot ang iinumin, sa lungs, ilang gamot ang... Ang dami yan, no? Siyempre lahat yun, kung merong kahalos lahat nito, lahat lang yan, merong sa vitamins and nutrients ng galing sa avocado, galing sa ampalaya, galing sa capsicum, okay, cinnamon, ginseng, cranberry. Alam mo yun, napaka-effective dito cranberry nito, lalo sa dugo, no? Meron kang barley, and of course, celery. Halos lahat ng nutrients na yan, sagot na yung mercury drugs mo. Plus yung 8 herbs pa. Ilan na yan? 16. Yung bawat 16 na yon may kanya-kanyang benefits pa yon. Ay, grabe. Bilib ako dito, no? Nung research ko yung mga benefits and nutrients found in these kinds of products, talagang ma-amaze ka, no? Lalo ko na kasi naiintindihan ko eh. Kaya sa inyo, kayo, i-take ninyo, then observahan ninyo yung nararamdaman ninyo. Okay? Huwag lang yung narinig nyo lang ako. Kailangan observahan ninyo. Okay ba yun? Yes. Okay. Alright. Ayan, masyadong maliliit. Lalapit ako dito. Okay, so ito yung mga benefits, no? Kagaya ng celery, meron siyang it support digestion. Alam ko, hindi na nakikita sa likod, no? Support digestion and nababasa niyo ba? Dapat pala napalit, no? Hindi ko na mabasa. Acidosis. Acidosis rich in vitamins and minerals and glycemic index. Okay, good. Okay, ito. Cranberry protects urinary tract. Alam niyo yung urinary tract, alam niyo naman yon. Yung dalaw yan ang ihi. No? Sabi sabihin, kontrolado na yung UTI. Okay, ito mahusay talaga sa UTI ang mga berries. Okay, prevent cancer. Reduce, ha? Prevent cavities. Cavities. Okay. Reduce. Sige, kaya nga bumasa dyan. Ito. Improve heart. Prevent certain types of cancer. Improves immune function. Decrease blood pressure. Regulate blood sugar. Potent antioxidant and inflammation. May benefits, brain function. Could... Ayun. Ang daming benefits, no? Cranberry pa lang yan. Good news, pinagsama-sama siya. Ito naman, ginseng. Binagkitati ka na. Increase energy, sharper, ano ito? Cognitive function. Pag sinabing cognitive, sa brain area yan. Sa brain. Ha? Yung cognitive. Okay. Ito. Anti-inflammatory effect. Na-discuss kanina. Treatment of erectile dysfunction din. Flu prevention. Lowering blood sugar. Barley. Help lower cholesterol. Improves digestion. Support immune system. Reduce your ito, risk of gallbladder. Okay, may reduce heart disease. Ano to? Protect against diabetes. Help prevent colon cancer. Reduce symptoms of arthritis. Prevents gallstones. Repair body tissue. Prevent asthma and healthy teeth. Pag-usapan natin itong ano, repair body tissue kasi general to eh. Wala binanggit na organs, no? Pag sinabi kasing body tissue, dito pa lang sa daliri o sa kalingkingan, hanggang doon sa kabila, tissue yan. Body tissue yan. Okay? So, pag sinabing repair, ibig sabihin may sira. Halimbawa, may pigsa. May pigsa. Okay? Mare-repair ngayon yung damaged tissue na sanhi ng pigsa. Okay? Alam mo, may sugat.
O marerepair ngayon yung tissue na nilikha ng sugat. Ano ba, na-aksidente, nagkaroon ng hiwa, nagkaroon ng damage yung tissue, marerepair ngayon, pag sabihin, mag-regenerate yung cells and tissue sanhi ng aksidente. Kaya repair. Alam mo nyo, napakahusay ng mga herbs eh, sa totoo lang. No? Kasi kaya niyang panumbalikin sa normal yung nasira sa katawan mo. Yun ang kagandahan. Na hindi kayang gawin ng synthetic drugs. Hindi kayang synthetic drugs. Let's say, sige, tuloy niyo. Okay, let's say, masakit ang ulo mo. Let's say, yun lang, simple, masakit ang ulo mo. May dahilan yan kung bakit masakit ang ulo mo. May reason. Halimbawa, maraming pwedeng maging dahilan. Let's say, pwede sa mata, pwede sa ilong, masakit ang sinus mo, maring depressed ka, maring puyat ka. So, maraming dahilan ang pagsakit ng ulo. Ngayon, pupunta ka sa medisina o sa ospital o sa butika, bibili ka ng gamot sa sakit ng ulo. Natural, bibigyan ka ng gamot sa sakit ng ulo. Tama? Symptoms yun eh. Na may problema sa loob ng ulo mo, not in particular kung saan o tissue, anong organs ang may problema. Basta mawala lang yung sakit ng ulo. Problemang malaki yun. Bakit? Sa halip na malalaman mo kung ano ang re-referen mo, ano ang ayusin mo, hindi mo na malalaman kasi nawala yung sakit. Samantalang sa herbs, halimbawa ang sakit ng halimbawa lang to ah, halimbawa ang sakit ng ulo mo ay nakuha sa sinus. Re-referen ngayon ng herbs yung sinus area mo, saka mawawala yung sakit ng ulo mo. Nakuha niyo ba? Yes. Yun. So hindi lang yung sakit ng ulo. Because symptoms only control the pain. Or synthetic drugs control only the so-called symptoms of the disease, but not the root cause of the disease. Kaya tuwing sasakit ang ulo mo, may sumasakit din ang ulo mo sa katangipin. Tama? Kaya sa tuwing sasakit na lang ang ulo mo, masasanay ka na lang na iinom ka ng pain reliever. And that is very wrong. Dapat ina-address kung ano ang dahilan ng pagsakit ng ulo. Malinaw ba sa inyo? Yes. Okay. So, ito pa, mayroong sodium ascorbate, actually zinc and vitamins too. Low levels of vitamin C, diarrhea, Wilson's disease. Actually, yung Wilson's disease is the brain. Brain din to. No? Ito yung depression. Depression to. This is kinds of depression. Acne, age-related vision loss, anemia, anorexia, attention deficit, hyperactivity disorder. Yung anemia sa blood pa rin, yung anorexia, yung brain problem pa rin, attention deficit, hyperactivity disorder. Yung attention deficit, yung ADHD. Na? ADHD, yung bata na halos hindi mo na makontrol ang galaw niya. Inuuntog yung ulo, binabato yung mga gamit, sinisira, attention deficit disorder. Sa bata, kadalasan yon. So, pwedeng makatulong itong ating sodium ascorbate with zinc. Okay? So, samantalang pag sa ospital yan, sa drugs yan, ang bibigay sa kanya, maybe Dilantin or cognitive drugs. No, drugs lang yon. So, hindi yun support sa areas ng brain or tissues or cells ng brain. Malinaw ba? Yes. All right, very good. Okay. Yan, punta naman tayo sa lure. Yan, grabe. Kaya lang, available soon, ha? Yung soon na yan, mamaya. Okay, lure. Lure means glow. Wow. Okay? Intensive whitening soap, of course, ingredients and skin and benefits.
coconut oil, Cocos nuciferia, sodium lactate, mamaya babasahin natin yung mga benefits, hydrolyzed collagen, kojic acid, papaya fruit extract, titanium dioxide, saxifraga sarmentosa extract, butylene glycol, pinoya sulfurica sulfruticosa root extract, and glutathione. So ito yung mga benefits niyan. Okay, yung coconut, yan, is coconut oil is good for your skin. Yes, coconut oil is good for your skin. It provides antioxidant, moisturizer, minimize the signs of aging, boost nutrients, and helps to protect skin. Alam nyo, naalala ko yung coconut oil na yan. Kasi yung lola ko, ilalagay yan sa ulo, yung gugu. Alam nyo yung gugu? Yan. Ito yung maliligo yan, salit na pagkatapos maligo, di ba ngayon, shampoo tsaka conditioner. Bukod pa ron, meron pa yung hinahaplos pa para bakintab, para, anyway. Ang tawag doon? Oh, bukod pa ron, may pamada sa lalaki, no? Yung lola ko, nakikita ko, pambira naligo na, maamoy, amoy nyug. Amoy nyug. Yung pala, yung gugo, hinahaplos niya na parang gel. Kaya amoy nyug. Amoy, kaya minsan may ikot-ikot na lang. Grabe. Grabe, no? Nagugulat na lang ako. Ba't may langaw? Yung pala yung amoy niya, amoy nyug. Because of the gugo. Okay, coconut oil helps bolster your skin's protective barrier layer, trapping moisture inside it, keeping skin supple and radiated. Reduce inflammation. Coconut oil has anti-inflammatory properties, making it beneficial for irritated, chapped skin, increases collagen production. So, buti ngayon, may mga research na tayo na nakukuha o nagagawa regarding sa mga ganitong klaseng mga prutas or herbs, no? At naipapamahagi na sa mga millennials na kagaya nyo, no? Okay, dati kasi wala eh. Ayun, kagaya lang, ang alam ko lang sa buhok. Tapos minsan pagka naghihilot, no? Ginagamit din yung oil. Ngayon hindi na, pwede sa sabon. Diba? Okay. And also, we have sodium lactate. Ayan. Okay, sodium lactate is a multifunctional ingredient commonly used in cosmetics and skincare products. As a natural component of the skin, it helps maintain adequate skin hydration as part of the natural moisturizing factor, or NMF. In skincare products, sodium lactate is typically used as humectant and moisturizer. All right? Okay, ito maganda. Hydrolyzed collagen. Okay, effective in reducing skin aging as it reduces wrinkles and improves skin elasticity and hydration. There is evidence that collagen supplementation can support skin, nails, joint, and muscle health. So, kung ito yung skin, no, older skin to, mga age skin, ito naman yung younger skin. So, pag gumagamit ka ng hydrolyzed collagen na nasa sabon naman, o gumagamit ka lang ng sabon, magiging ganito siya. Grabe, no? So, ibig sabihin, kikinis pa, may pag-asa pa, no? Kaya may pag-asa pa pala ako, no? Wala kayo pag-asa. Okay, dahil sa sabon na to. Okay. Miracles of Kojic. Okay, ano ba itong miracles of Kojic? Kojic acid is made from several different types of fungi. It's also a byproduct when certain foods ferment, including Japanese sake, soy sauce, and rice wine. Kojic acid inhibits and prevents the formation of tyrosine,
which is an amino acid that's needed to produce melanin. Melanin is also part of the skin, no? Yung melanin, may mga pheomelanin, mga histidine, na part of the skin. So, kaya alam nyo, commercially, nagkaroon ng Kojic soap. Siguro alam nyo naman yun, no? Yung Kojic soap. That is really good, but Kojic soap lang yun. Kojic lang yun. Kojic acid lang. Okay? Yung ating lure, kompleto siya. Ilan niya? Walo. Walo ang content. Oh, grabe. Okay? Yan, papaya. Papaya fruits. The papain found in papaya is attributed with soothing skin irritation and its anti-inflammation properties, which makes it an ideal ingredient of for acne and blemishes prone skin. Its natural and effective exfoliating properties brighten the skin by removing dead skin cells and flaky patches on the top layer of your skin. Sa'yo bumula lang ha, mamaya magugulat ka sa sasabihin ko. Okay. Titanium dioxide. Okay, titanium dioxide does not penetrate through healthy skin and poses a local or systemic risk to human health from skin exposure. It prevents sunburn and skin damage due to overexposure to sunlight. Alright? Okay. Saxifraga sarmentosa extract. Alam nyo, napakaswerte nyo kasi ni-research na, pinagsama-sama na, finormulate na para sa inyo. No? Para pag hindi naman pagbabinenta mo, gagawin lahat ng sinabi ko o lahat ng extract, sabihin nyo pa, hindi na. Sabihin nyo, itry nyo lang. Yun yung best word dun eh. Saxifraga sarmentosa extract. NS by natural solution acts as an antioxidant, anti-wrinkles, and a skin brightening agent. It is extract of the herb saxifraga sarmentosa. It contains arbutin, bergidin, gallid acid, quercetin, and quercetin as an active compounds. Hindi naman pag binenta mo eh, sasabihin mo na lahat yan. No? Bili ka nito, meron tong arbutin, bergidin, gallic acid, quercetin. Hindi na. Sabi mo, alam niyo yung magic word? Para bilhin niyo sa buwan, alam niyo? Again, ito lang. Sabi niya, alam mo, pag ginamit mo to, babata ang itsura mo. Yung dating 30 years old na edad mo, you look as 20 years old. Wow. Diba? Gaya ng speaker. Bilang biglang tininiwala, no? Okay. So butylene glycol. As a humectant, butylene glycol helps keep skin moisturized, hydrated, and looking its youngest. But in addition to drawing hydration to the skin top layer, it also moisturizes it topical. That's the major reason it's used in hydrating products like hair conditioners and moisturizers. So, yung ginagawa ng sabon sa balat mo, pinapakinis niya, pinapakintab niya, at pinapa-smooth. Grabe, no? Pag dinikit mo ngayon sa mukha ng gumamit, parang nakadikit eh, foam lang. Hindi mo ka. Hindi mo ka, no? Okay. Last but not the least, of course, pinoya and sofrito causa, root extract. Dito lalo ako na-amaze. Kasi bulaklak ito eh, no? Yung in-extract ng bulaklak. Grabe. Pinoya,
Olefioni is excellent brightening and firming properties. Keeps skin healthy and renewed, so skin stays glowing. The extract of fetals has nourishing properties that act as a barrier to damage and moisturize the skin. Fioni is gentle, doesn't interact with harsh ingredients like retinols or chemicals. Yan, okay. Last of course, glutathione. Alam naman natin ng glutathione, no? Kaya hindi ko na nilagay yung klase ng glutathione, yung ganda na lang ng resulta. Okay? Glutathione is not only decrease the medium or pigmentation in your skin, but has also been found to decrease wrinkles and increase skin elasticity. Glutathione works on the skin pigment production by inhibiting tyrosine on an enzyme involved in making melanin, improve overall body complexion. Grabe, wala bang palakpak dyan? Yan. Alam nyo, ang maganda sa sabon na to, ha? Ang maganda sa sabon na to, ng lure, pwede siya sa may cancer. Ito pa maganda, pwede rin siya sa may diabetes. Yes, pwede sa may leukemia. Pwede rin siya sa may Alzheimer's disease. Di ba sa utak yun? Pwede rin siyang, alam niyo yung gangrene wounds, yung nangingitim na paa ng may diabetes, yung puputuli na, yung subject for above the knee amputation, yung puputuli na, pwede rin siya. Pwede rin to sa may lagnat. Eh, Dok, paano iti-take ng may lagnat? Di ba? Pwede rin sa may kidney failure. Kasi lahat naman sila naliligo. Di ba? Kaya pwede sa lahat. Kasi naliligo sila eh. Tama, di ba? pwede sa kanila yan. Sa'yo, bubula lang sa akin. Pwede sa kanila. Okay, di ba? So, kahit may cancer, bigyan mo sabon. Bakit? Eh, nililigo naman kayo. Grabe, no? Tama, eh, no? Kalaan nyo, ha? Okay? So, congratulations to our 8 herbs, the lure and spar, which is from Glow. Okay, so thank you very much sa inyo lahat. Alright? So, meron ba kayong tanong? Tanong? O, sino na una? Sige po. Yes, sagot ko lang. Tanong ko, sagot mo po, Doc. Ano ko lang po kasi may cyst po ako sa breast ko. Actually po, sumasakit na yung likod ko, pati yung braso ko. Siguro sa stress din. Kasi nagtitake ako ng food supplement ng iba. Huwag na ninyong itanong, alam nyo na yun. pwede ko bang ipalit yung 8 herbs? Pero paano po yung pag-take ko nun? Kasi sa gabi, gising, and then sa umaga, tulog. Okay. Call center agent. No? Kasi di pa po sa network nag-online. So ano po yung kailangan kong pag-take doon? Okay. Ilan taong ka na, ate? 16. Joke. 48 po. 48. Ngayon nyo lang alam, 48 ako. Okay. Kailan mo na-discover na meron ka nun? 16 years old ba po ako meron akong cyst? 16 years old ba lang? Kailan mo siya huling pina-check? Then, para maano na lang po yung history, ano. Nag-abroad po ako, 20 years ako sa Taiwan. Doon, mas lalo siyang lumaki.
nung andun ako sa Taiwan hanggang sa naging ganyan siya. Okay. So siguro sa trabaho, sa stress, sa lahat-lahat na. And lumaki po siya, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko na. And that time, bago ako umuwi po ng Pilipinas, nagkaroon na siya ng nana doon sa kabila. So lumabas na nana na siya, tapos nadugo. And nagpa-check up ako, sabi ng doktor, tatanggalin nga, yung sabi nga is vasectomy. Mastectomy. Yun na po, basta tumi. Basta don't talk to me. no talk. Ayun po, tapos sabi ng doktor, yun nga tatanggalin. Eh, sanay po kasi ako sa herbal din, kasi sa Chinese. Lahat ang na-herbal, tinag-try ko. Kaya marami na rin po ako sinalihan na networking before para kata-try. And ano po, sabi sa akin ni tanggalin, ayaw ko po. Ang ginawa ko, nag-inom lang ako ng ano. So lumiit siya. Yung ganyan kalaki, naging ganyan na lang siya. Kaya kaya lang po is, nagtitrigger daw po yon. Sabi daw, pag nawala ng... okay, ngayon taon. After 3 years, babalik or 7 years. Ay, mag 6 years na po. Kaya siguro ano lang. Ano po yung kailangan kong i-take doon sa ano na yan? Una, magsasabon ko muna. Opo, maganda yung sabon na try. Maligo ko muna. Biro na. Hindi, yung 8 herbs, actually, malaking magagawa niyan sa dead tissue mo, no? Kailangan lang i-bombard mo siya yung first 1 to 2 months. Ibig sabihin, mga sundalo natin ito eh, kumbaga. Paradala mo ngayon ng maraming sundalo para pagpapatayin yung mga cancer cells, no? Kailangan makapag-take ka at least ilang ano ba to? 100 po. Hindi, milligrams. Ah, 50. Okay, kailangan mo makapag at least 3 sa umaga, 3 sa tanghali, 3 sa hapon. Oo, 30 minutes before meal. Yung walang laman ang tiyan. Tandaan mo, food supplement ito, hindi ito drugs. Kaya hindi siya delikado kahit walang laman ang tiyan. Okay? There is no harmful effect of even empty stomach. Gawin mo siya in a matter of month or two. And then makikita mo, ang una mo mapapansin, sabi mo kanina, sumasakit ang likod mo, mawawala yung sakit ng likod mo. Pag nawawala na yon, ibig sabihin, nababawasan na ngayon yung size niya at saka yung affected tissues and cells niya sa paligid nung bukol. Okay lang po, Doc, na yung tinitake ko na, no, isabay yon kasi mayroon pa akong tira. Synthetic ba yon? Herbal. Ah, herbal din. Alam na niyo. Okay lang. Okay lang po yung pagsabay yun. Okay lang. Kasi powerful din ito, actually. Doon ko po nga narinig yung ano mo. And ano lang po, Doc, pag ininom ba yun? Kasi pag iniinom ko naman siya, ano, nagbabara siya dito. Nagbabara? Oo. Kasi parang siguro hindi natutunaw agad. Okay lang po ba tanggalin yung ano niya? Kaya lang mo. Yung ano, yung tanggalin capsule. Po yung capsule, yan, no? Okay lang. I suggest, kung tatanggalin mo yun, sa ilalim mo ng dila ilagay. Sa ilalim ng dila, sublingual. Sublingual administration, ang tawag doon. Oo. Ilalagay po sa dila. Sa ilalim ng dila, oo. Kung powder na yun? Oo, kasi capsule, di ba? Po. Oo. Ang pait. Pag kaya mo yung pait, gawin mo. Pag hindi mo kaya, inumin mo na lang yung capsule. Kasi may stress ka pa ron sa pait eh. May stress ka pa ron. Sige. Ayan po, Doc. Thank you po. Kasi ano eh. Ayan. Kailangan pang magnetol. Meron ba? Hawakan mo.
Marunong okay. Mag-diagnose. Okay, may tanong pa po. Ito, si ladies, ladies choice. Ah, sige, sige. Ladies choice. Hi, Doc. Yes. May, yung leader ko kasi, meron siya ng last night, umihi siya ng dugo. Din sumasakit daw yung dito niya. Ano yung klase na sakit na meron siya? Chronic hematuria. Chronic hematuria ang problema niya. Ibig sabihin, possible na may problema siya sa atay at may problema siya sa kidney. Chronic kasi minsan hematuria. Hinihimatay na rin siya. Hinihimatay, may problema siya sa dugo, sa atay, sa kidney. Ano pa? So, itong eight herbs, the best? Yes. Makatulong. Kahit na twice, kasi 50 milligrams lang to, so mababa. So, 2 capsules 3 times a day. Sa kanya, 3 capsules. Sa kanya, 2. Okay. Thank you, Doc. Okay, welcome. Anyway, singit ko lang. Pwede pala akong magbigay sa inyo ng training din, depende sa ano ninyo, pag-identify ng ganun sakit. Ganyan mga practitioner, magpa-practice kayo ng magre-recommend kayo, hindi nyo alam kung paano, ilan, gano'ng katagal, di ba? Paano itatanong sa pasyente, hindi nyo alam eh. Basta ka lang magbebenta, blood na blood ka, maganda yung negosyo, pero may kulang. So, ang mayaambag ko lang sa inyo, siguro kasi mga bata pa naman kayo, madali pa kayo matuto, pwede ako magturo ng QRMA, Quantum Resonance Magnetic Analysis. Nandun, dalawang araw yun, tuturo ko sa inyo yung how to identify diseases, which is the anatomy and physiology. Ilang taon yan sa amin, ilang taon, pero tuturo ko lang sa inyo sa araw, plus book, para pagkatapos ninyong maintindihan yung turo ko sa bahay, basahin nyo yung book. Para yung tinuro ko, nandoon. So, at kahit saan ka pumunta, dala-dala mo na. Kung hindi mo man siya nandiyan masyado, reviewin mo yung book, nandoon. Okay? At a certain amount, syempre. Minimal lang yun kasi bata pa naman kayo. Tsaka isang araw lang naman. Plus, the reading of the QRMA. Yung how to read the quantum magnetic analyzer. Yun yung quantum, yun yung RMA, QRMA, Quantum Magnetic Resonance Analyzer. Yun yung nagagamit ng... Meron ba kayong ganon? Wala pa dito, no? Pero ilan sa inyo siguro pamilyar sa ganon? Oo, yung ilan sa inyo, yan, pamilyar sa ganon. Pwede ituro yun dito, intensive training din yun, mula magagang hapon yun, 2 days. Sasabihin ko na lang sa mga training team kung paano natin isi-set up. Okay. Kasi siyempre ako may sarili schedule din ako, si-set up na lang natin. Okay, sige. Okay. Doc, ako yes. Muna magtanong ako. Sige. Doc, yung nararamdaman na minsan manhid yung dito, tapos dito sa kamay. Kaliwaan lang. Okay. Namamanhid. That is a signs of stroke. Mid stroke, no, hindi pa yan totally stroke. Lack of oxygen supply, hypoxia. Ang tawag diyan hypoxia. Ibig sabihin, yung supply ng oxygen doon sa particular nerve niya, diyan sa side na yan, hindi na makadaloy. So maaring may bara na yung ugat na dinadaanan ng oxygen kasama ang dugo. So, hypoxia ang kadalasang tawag dyan. Oo. Mild stroke, pwede natin tawagin yan. Pag pina-hospital mo yan, mild stroke agad yan. Mm-hmm. Oo, sa brain. Ano po yung pwede natin yan na doon? Okay. Sabon muna, syempre. Baka kaya. Para combination. Paliguin mo muna. Okay. Nakakatawa to, sabon na to eh. Natawa nga ako nung ginagawa to kasi unang-una, pangalan pa lang, glow. So, ang meaning, French kasi to, ang meaning niyan sa topic, English is glow. Glow. Yung lure, means glow. May sakit ka.
Oo. Gusto mong sa Tagalog ng glow? Lumining-ning. Ha? Magliwanag. Lumiwanag. Mag-shine. Gusto mong mag-shine. Mag-glow ka muna. Okay. So, pwede siya kahit twice. Two capsules three times a day. Then observe in 1 month. After 1 month, you may see the difference. So, una-una mawala dyan yung dito sa braso, yung pamamanhid. Tapos, unti-unti lang kasi. Tapos, yung dito, pag doon normal na. Ay, dito pala. Pag doon normal na. Okay? In a matter of 2 months. 2 months. Oo. Kasi straight. Straight yun. More twice, naman. Twice a day. Three times a day. Twice, 3 times a day. 2 capsules, 3 times a day. Okay. And one soap. One glow. Okay, thank you, Doc. Next. Ito. Doc, yung mga ano, parang di ba sa mga pag nag-stroke na mayroong mga maintenance na yan, pwede ba sa yung 8 herbs dyan? Pwede. Wag lang muna tatanggalin yung maintenance nila. Wag muna. Kasabay lang din. Kasabay muna. Pero after maybe 2 or 3, depende sa case, kung heavy na yung pagkaka-stroke niya, meron kasi mild, merong severe stroke, no? Ibig sabihin, yung inihila na yung paa na ganyan. Naglalakad niya po. Yung automatic naglalakad pa rin naman siya. Parang naglalakad pa, heavy na yun. So, pagbigyan muna natin ng complementary yung synthetic medicine, magtulong muna sila. Then after 3 months, pwede nang bawasan yung kanyang complementary. Complementary na ang tawag ko dun sa ano, synthetic ha. Synthetic. Kasi complementary naman talaga yan, hindi lang pinapalawalag yan. Hindi yan mainstream. Pero ngayon, pinapalabas nila mainstream. But anyway, after 3 months of 333 ng 8 herbs. So, 3 times a day. Oo, 333 yun. Kasi i-re-repairin kasi natin. Kasi yung synthetic, hindi kasi nagre-repair yun. So, pag na-repair siya, in maybe 2 or 3 months, magbabawas tayo ng synthetic medicine. Halimbawa, nag-amlodipine na siya, nag-adalat na siya, na kung ano mang gamot ang ininom niya, babawa, kasi 3 times a day din yun eh. May 2 times a day, may 1 times a day daily. Tatanggalin natin pa unti-unti hanggang sa mawala na yung tinitake ng synthetic medicine. Yes. Maybe ito sa 3 months. 3 months pa. 4 months, maybe ganun. Basta tuloy lang yung 8 herbs niya. Ngayon, pag after 2 or 3 months, meron nakikita tayong improvement, nagbabawas na synthetic drugs, yung ating 8 herbs din, siguro matter of 6 months, dun din tayo magbabawas. Okay. Oo. About sa mga galleon cysts, saka no, vertigo? Vertigo sa brain naman yon. Sa 8 herbs, pwede po yun? Oo, pwede rin siya. Kahit once lang, 1 capsule, 3 times a day. Basta lagi nyo iti 3 times siya. Yung dami lang ang adjust nyo. Pero kailangan 3 times a day talaga. Kasi 50 milligrams lang eh, mababa. Oh. Pero sa galleon cyst po, paano yung, ano yung, kapag may galleon cyst ka? Saan? Galleon cyst. Okay. Galleon cyst, sir. Okay. Twice a day din. No. 2, 3 times a day. 2 to 3, okay. Oo, ganun. Thank you. Okay. Sige. Tama na natin yung ating BP. BP Irene. Sige, sadali lang kami, nakatayo na pala. Sige, tayo na kanin. Oo. Siya na muna. Sige. Ay, mami, nakatayo ka na. Patuntungin mo sa upuan. Ayan, so Doc, may tanong lang dito yung leaders. May age limit ba ang paggamit ng 8 herbs? Pwede ba to sa bata or buntis? Maganda yung tanong. Yan ang mga magagandang tanong. Una, pag buntis, first trimester ng buntis o nagbubuntis, huwag niyong bibigyan kahit ano. Because 3 months, is very, masyado pang risky pa,
at that is the developing stage of the baby, of the fetus. Nandiyan yung blastocyst stage. Ibig sabihin, dyan pa lang nagpaparami ng egg. O dyan pa lang binubuo yung fetus. So, kahit drugs, hindi dapat binibigyan ng buntis first trimester niyan. Kailan mo siya pwede bigyan? Pag malapit ng manganak. Yun ang safe. Okay? Pag malapit ng manganak. Alam ba, 8 months na, o kaya 9 months na, malapit ng manganak, pwede. Kasi buo na yung bata. Okay? Kasi pagka binigyan mo siya ng nasa blastocyst stage, baka mamaya tatlo ang paa niyan paglabas. Pabasis yung 8 herbs. O baka mamaya 8 ang paa. Di ba? Okay. May limit po ba? Antanong, may limit po ba? Wala naman siya limit. Basta bantayan siya doon sa pagbubuntis kasi yun talaga ang very sensitive stage ng pregnancy. Okay? Sa edad, yes, kahit 100 years old, pwede. Kailangan nga yun eh. Sa bata, bagong panganak, pwede basta nakakalunok ng kapsul. Pero hindi pa nakakalunok yun. Di ba? Hindi pa naman nakakalunok yun. Siguro mga 7 years old or 4 years old, pwede. Pero, konti lang. Isa lang sa isang araw. Oo, isa lang sa isang araw. Ito pa, Doc. Sa abnormal menstruation. Okay. Tama. Ang abnormal menstruation is sometimes due to, alam nyo ba, depression. Nag-abnormal ang menstruation niyan. Sa depressed siya. Hindi niya alam, napaituhan yung kanyang reproductive system. Yes, pwede siya. 3 times a day, 1 capsule lang. 3 times a day. Mm-hmm. Hindi naman severe yan. Hindi yan severe. Pero pag napabayaan yan, lalo kung matagal na, 3 years na siya, halos twice a year lang nagkakaroon, severe na yon pagka ganon. So may problema na talaga. So, tataasan natin ang dosage. Ibig sabihin, mas malaki ang i-re-repair natin sa kanya kasi 2 years na pabayaan. Pero kung mga 6 months lang, 3 times a day will do. Paano, Doc, pagka sa isang buwan, 1 day lang siya nagkakaroon, tapos nawala agad, tapos the next month, ganun uli, isang araw lang din, tapos nawala agad? 3 times a day lang yan, kasi hindi severe yun. Kasi okay. Nagkaroon pa rin siya eh. Kaya lang kukunti, di ba? Okay, 3 times a day pa lang. Ito, last na lang, Doc, uupo na ako. Sige, kahit dito. Sumbagun, nakaroon nga. Ito, Doc. Ano ang kaibahan ng eat herbs sa mangustin or sitin? Ay, joke lang. Ayun na lang. hindi sila magkaiba. Magka-connive sila. Sige, next question. Doc, good morning po. Tanong ko lang po, mayroon kasi akong insomnia. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakatulog. Ilang buwan? Ilang araw ka na hindi nakatulog? May time na masarap ang tulog ko, mayroon din time na wala tang tulog, 40 hours, 3 days na hindi ako nakatulog. Nakahiga lang po ako doon. At least nakapagpahinga po ako. Hindi, napahinga lang yung katawan mo, pero yung isip mo tumatakbo, gumagalaw. Cognitive problem yan. So, ibig sabihin, may potential yan na lumala pag hindi mo na-solve. Kasi tatlong araw, dapat isang araw lang. Ano ka na? Alarming ka na. Kasi yung isang araw natin na hindi pagkatulog, ibig sabihin, pagod na ang brain mo. No? May ibang problema mag-arise pag inapabayaan mo yan. Okay. Dahil meron naman ito mga nutrients na pwedeng makasupport sa cognitive mo, binanggit naman, kahit mag 3 times a day ka, no? Tuloy-tuloy in 1 month,
sasarap at gaganda ang tulog mo. Okay? Baka naman, baka naman iniisip mo yung girlfriend mo. Doc, na-try ko na yung mangustin. Pag nag-take po ako ng dalawa, pag nakaupo ako, inantok ako. Oh. Pag nakahiga naman ako, hindi po ako makatulog. Masaya, masaya to. Ibig sabihin, pag nag-take ka, after 1 hour, hindi ka nakakatulog. O pag nahiga ka, hindi ka nakakatulog. Pag nakaupo ka, okay. Hindi, may... Hindi, may ano kasi, may problema doon sa positioning mo. Kasi once na umupo kasi tayo, yung ating... hindi, medala, yung medala natin, patungan niya ng brain eh. Nagtutwist siyang gumagalaw. May nagagalaw sa brain mo, sa nerves lang ha. May nagagalaw. Pag nagagalaw yun, ibig sabihin nagiging active yung brain mo. Hindi siya at rest or relax. Pag nakaupo ka naman, yung antok naman kasi hindi naman sa brain yun eh. Sa mata yun. Sa mata. Okay. Kailangan ma-relax ka. Pag na-relax ka at natulog ka, alisin muna yung mga iniisip mo. Kasi siguro babad ka rin sa computer, kaya yung isip mo, parang nagko-computer pa rin. Pag nahiga ka na. So, pagpagod ka na sa computer, radiation, magpahinga ka muna to maybe 5 minutes, 10 minutes na nakaupo ka. Okay? Na hindi ka, kasi ang ginagawa natin, antok na antok na tayo, papantok sa computer, tapos biglang higa tayo, hindi ka nakatulog. So, wag ganun. Wag ka kagad hihiga. Magpahinga ka muna nang hindi nakatingin sa computer at saka sa cellphone. Ipahinga mo muna, i-relax mo muna at sigurado makakatulog ka niyan. Okay? Okay, mag 3 times a day ka lang. Okay lang yan. Hindi naman Siberian eh. Oo. 3 times a day na 8 herbs. Okay? Thank you. Alright, okay. Ikaw maging testimony natin. Oh, wala na. Apps, ano po? Oh, kanina, ayun. Sige. Wait lang. Ito pala, sorry. Bale apps at pansin ko lang po kasi sa mga ano food supplements, may nakalagay lagi na no approved therapeutic claims. And marami pong mga na may misinterpret or iba yung pagkakaintindi po dun. Pwede po bang pa-emphasize? Iyan ang gusto kong tanong. Okay. All of the food supplements nowadays, here in the Philippines, has its label read no approved therapeutic claim. Tatagalogin ko muna. Ha? No approved therapeutic claim, hindi aprobadong nakagagaling. Ha? Hindi aprobadong nakagagaling. That is formality. That is rules. That is not belongs to the ingredients of the product. That is just rules or law. Parang pag nagpa-approve ka sa BPAD, a-approvehan ka. Kasi nilagay mo no approved therapeutic claim. Remember, that is not a drug, right? So no overdose, no side effects, no contraindication, no harmful effect. Even if you are taking drugs, isabay mo sa drugs mo, walang contraindication yan. Okay, ano ibig sabihin ng no approved therapeutic claim? Nagpapakita lamang ito na ito ay hindi drugs. Safe siya. Eh bakit no approve? Para hindi natin masapawan ang drugs.
Low lang yan, low. Hindi yan kasama sa ingredients and benefits of the product. Remember, I'm more than 20 years in the practice. Ipinaglaban namin yan na huwag tagalugin. Kasi nung araw, 2015 yata, nasa batas na dapat tagalugin yan. Huwag English, tagalugin. Pag tinaga, ano yan, gusto yan ng mga ano, mga nasa DOH dati. Ang Tagalog niyan, ito ay hindi approved na nakagagaling. Yun ang Tagalog niyan. Kung ibibenta mo, sino bibili? Di ba? So nanalo kami dyan. Nanalo kami. Pinaglaban namin na huwag na tagalugin. Okay lang na huwag alisin, pero huwag nang tagalugin. Kasi pag yan tinagalog mo, bagsak ang industriya ng food supplement. Tama? Oh, so, isa pang dahilan yan kung bakit. So, isa pang dahilan yan kung bakit nilagyan ng no approved therapeutic claim is para yung mga taong nag-iisip o yung mga taong nagbabasa, hindi na nila ititake talaga yan. Hindi nila bibilin yan. Bakit? May nakalagay kasi no approved therapeutic claim na yun ang sinasabi ng mga doktor. Di ba nakalagay na nga dyan no approved therapeutic claim? Ba't sabi mo dyan kagagaling? Oh, may na mindset din ng doktor ang mga pasyente. Oh, kaya wag yun ang bilhin mo. Ba't iaasa mo doon? May nakalagay na nga no approved therapeutic claim. Yun pa rin ang binibili mo. Itong inimin mo, binigay ko sa'yo. Eh, doktor siya. Oh, yan yung mo, lifetime. Di ba? So, huwag kayong matakot dyan. Sabihin nyo lang sa kanila, yan po ay regularities lang ng government natin. Yan lang. Hindi po yan, hindi po, that is without bearing dun sa ingredients niya. Oh, okay? Malinaw? Yan. Alright, yes, question. Tanong ko lang po, Doc. Sagot ka lang din po. Okay lang po ba yan sa bagong opera? Yung bagong opera? Opo. Yes, kahit lumang opera, pwede. pwede siya. Mainam nga na makapag-take agad ng 8 herbs ang bagong opera para mabilis ang recovery ng sugat. Yes. Oo. Thank you po, Doc. Okay, welcome. Static. Lakas talaga ng kuryente ko. Doc, ano po ba yun, Doc? Bakit may lakas yung kuryente? Ay. Static. Static eh. Doc, may tanong yung leader. Ano daw po yung para sa arthritis, rheuma? Anong dosage? Ah, dosage. Okay. Sa 8 herbs. Kala ko ano yung rheuma at ano yung arthritis. Okay. Sa 8 herbs, kahit 1 capsule 3 times a day will do. One capsule 3 times a day. Okay. Mm. Gagaling na ako. Sa leaders. Sige, tarong pa. Tapos, For 3 months. Kasi, teka muna, i-explain ko muna. Sige, Doc. Bakit natin kailangan habaan? Kasi minsan, kadalasan, pagka uminom, tas nawala, hindi na uli buwibili. Tama? So, ang problema, kinalabit mo lang yung source ng sakit eh. Kinalabit mo lang, sinipa mo lang. Pero nandiyan pa rin. Hindi pa siya totally nawawala. Kaya, we will make it the point na hanggang 3 months, at least, no? Hindi pa naman severe kasi yung arthritis lang yun eh. At least, totally supported na ng nutrients yung area ng may pain. Hindi na babalik. Hindi kagaya ng iniinom nila. Halimbawa, yung artro. Arcoxia. Oh, yung artro kasi, lalakad ka ng paatras. Okay. Hindi kagaya nila, pag hindi na sumasakit, titigil na sila. Ang problema, babalik. Pabalik-balik na lang. O di para ka rin nagme-maintain. Para ka rin nagme-maintenance, di ba? Kasi nga, ang inaalis lang nila doon, yung symptoms. Ang symptoms, yun yung pain.
hindi na address yung root cause of the disease. Tantanin nyo, pag nagsusupplement tayo, root cause of the disease ang ina-address natin, hindi yung symptoms. Ang laki yung pagkakaiba, ha? Hindi kagaya ng drugs, symptoms lang ang inaalis, hindi yung root cause. Eh, kailangan mawala yung root cause para hindi mabalik-balik ang sakit. Ganun lang dapat. That's why we should give patient at least 3 months. Okay? Para totally ma-address yung root cause of the disease. Alright? Sige. Alright! Oh. Next, anong da? Meron po akong sis sa likod. Maliit lang. Dati po, year 2016 po ata. Para lang siyang pimples. And then, nung pong nag-abroad ako, 23 years old, medyo malaki na po konti. Then ngayon po, parang ganito na siya kalaki. Ano, ilang capsule po yung pwede kong i-take sa kanya? Galing ka rin ba ng Taiwan? Saudi po. Siguro nakikita kayo sa St. Christopher. malambot po yung sa akin. Okay, nasa malambot lang. Nasa okay. Labas po. Ilan taon mo na siyang na nakakapa, ganun? 2016 po ata nagsimula yun. Almost 6 years na rin. Oo. Anyway, maliit lang yun. Kung pimples nung una, tapos ngayon ay ganun lang. Ganito na siya. O ganun, maliit pa yan kasi hindi pa siya alarming. Pero dahil hindi naman nawawala, hindi lumiliit, eh kailangan maging aware ka na. Okay, kahit 2 capsules, 3 times a day mo siya i-take. Tapos after 1 month, tingnan mo ulit siya. Huwag mo siyang babantayan ng araw-araw. Kasi alam mo, wala mangyayari dyan pag araw-araw. Kahit na lumiliit na, hindi may mahalata. 1 month mo siya hipuin uli. Doon mo siya malalaman na lumiliit o lumalaki o wala na. Okay? Sige. Huwag mo munang hipuin. Iba muna. Kuryente ka. Good morning po, Doc. Good morning. Ayun, tanong ko lang, ano po, una, ayun. Yung una po, for example, kanina pinakita anti-allergy, which is nag-start sa ilong, tama po. Pwede din po ba ito sa ibang causes ng allergy? Like, parang ako, minsan kasi bigla may mga na mamaga sa mata, sa bibig, sa no, which is pag-gising ko na lang. So, meron bang problema sa dugo or do kaya ba siya ng 8 herbs or something na pwede ko din i-suggest pagka present ko yung products? Thank you po. Actually, ang allergy kasi, it's a bacterial formation. Kapag ka na humina yung immune system ng part na sinabi mo, doon sila umaatake. Tandaan ninyo ha, it's the immunity of the particular part of the tissues na kung saan napapabayaan mo. Halimbawa, allergy ka na nga sa mga ganun. Tapos, inulit mo pa ng inulit. Nawala, uulit-uli. So, allergy na talaga. Ibig sabihin, yun na ang prone sa'yo, kung sa'yo yun. So, dapat, itouch natin ngayon yung cause ng allergy. Yung cause ng allergy, halimbawa, madalas pag kumakain ka ng isdang malansa, sabi natin ganyan, pinagkukos din ng allergy yan. Una, huwag ka nang munang kakain. Iniiwasan ko naman po, allergy ako sa malansa, allergy po ako sa mga paracetamol, allergy po ako sa mga like alaksan, lahat ng mga ano. So, pagka may sakit, sariling sikap. Ganon po yung causes niya. Pero nung nag-try naman ako, like yung sa mangustin, so gusto ko lang din i-clarify kung sakasakali. Kasi lately, napapansin ko, bigla na lang ako nagkakaroon ng something na lumalabas na allergy sa skin ko. Like, yun nga yung pagkaroon ng bigla ng bukol, tas namamaga yung mata, tas yung bibig, which is hindi ko alam kung saan siya nanggagaling kasi iniiwasan ko naman po yung mga bawal. Ah, okay. Sige,
kung alam mong dun sa dati, iniwasan mo na, yun ang alam mo, pero hindi pala dun. Kasi umuulit pa rin eh, tama? Okay. So, siyempre, hindi ka naman doktor, hindi na natin naalam, hindi na tayo hingin ng sample ng dugo o sample ng skin biopsy, no? I-suggest ko na lang sa'yo, first month mo sa 8 herbs, mag-ano ka, 2 capsules 3 times a day. First month lang yon. After the second month, kahit mag 1 capsule 3 times a day na lang. Hanggang 3 months the most. Oo. Okay po. Okay. Good morning po, Doc. Tanong ko lang po, recommended din po siya sa may leukemia po, di ba? Tanong ko lang po, 16 years old lang po kasi ang kapatid ko. May re-recommend niyo po ba siya na i-take siya? Babae, lalaki? Lalaki po. Okay, sige. Explain ko muna yung leukemia. Kasi mahirap kasi magbabanggit tayo dito pag tinanong ko, hindi niyo masagot. Pag sinabi leukemia, saan sakit ang leukemia? Oh, kita nyo na. Kita nyo na. Kita nyo na. Di mali. Yun, bone marrow. Ang leukemia ay deformity of the functionality of the bone marrow. Because ang bone marrow, siya ang gumagawa ng dugo. Hindi ang dugo ang gumagawa ng dugo. No? So, dinugan yun. Oh. Okay. Hindi kasi tayo ni-orient ang mga doktor natin eh. So, pag may leukemia ka, sasabihin siya, may sakit ka sa dugo. Ganun lang. Wala nang babanggitin na kahit ano. So, ang bone marrow, ang nagpo-produce ng red blood cell, white blood cell, eosinophil, basophil, platelets, lahat yan, no? So, yung sakit na leukemia, mataas yung kanyang white blood cell. Mababa ang red blood cell. So, hindi balance, tama? Eh, since ang gumagawa ng dugo ay bone marrow ang address natin. Bone marrow ang gagamutin natin. So, we have to feed enough nutrients yung bone marrow para makapag-reproduce siya ng balancing blood. Okay? We need to balance the supply of the red blood cell. So, anong kailangan? Sabi nga natin kanina, nutrients ang kailangan sa lahat ng klase ng sakit. Because if there is a lack of nutrient supply, there is a disease. So we need to supply at least 16 years old. Bata pa naman. Madali pa repair yan. At least 2 capsules 3 times a day in 2 months. Okay? Obserbahan mo. Anyway, pwede naman akong bumalik dito para doon sa mga nagtanong ko ng mga resulta. Tapos kung mayroon pang additional support o answer, pwede ko pa rin sagutin yan. No? Kung kailan siya nagpa-love test o nagpa-CBC, doon yun makikita. Ulitin lang after 3 months of taking 8 herbs. Okay? Uulitin lang para lang malaman natin yung resulta ng 3 months niya. Okay? Malinaw? Okay. Thank you very much. Sige. Good morning, Doc. Na-curious lang kasi ako doon based on psychological status ko na ano. Nag-study din kasi ako na about sa cognitive. So, cognitive? Okay. Cognitive. Kasi ang cognitive po kasi, based on idea ko po kasi doon sa pinag-aralan ko. Ang cognitive kasi disease, yung cognitive disease po natin, like difficulty of remembering, difficulty of speaking, tapos yung mga makakalimuti, lalo ng mga networking kami, tapos ang tawag dito, yung nahihirapan sa pag-adapt ng mga ideas, mga learning, mga teaching. So ano po yung may advice niyo po sa amin while taking 8 herbs, ano yung mangyayari sa amin? For example, taking lang 2 times, 3 times, magiging ano rin po ba kami? Parang slowly nag-a-adapt po kami for those cognitive science natin. Okay, pag wala kang ina-address
na kahit na anong sakit at nag-take ka ng 8 herbs, kahit twice a day, okay na. Bakit? Kasi on a daily basis, nagtatrabaho tayo, nagpupuya tayo, nagpapapagod tayo, pinapawisan tayo, nagugutuman tayo. Yan yung time na nagkakaroon tayo ng oxidative stress. Okay? Ibig sabihin, nai-stress yung buong katawan natin. Hindi lang dahil napapagod ka, dahil gutom ka, hindi lang yon. Marami yan. Kasama na yung sa brain. Tandaan nyo, pag gutom kayo, hindi kayo makaintindi. Tama? Oh. Ibig sabihin, malaki ang factors ng supplyan mo ng nutrients yung brain mo. Kay pagod ka, kay hindi. Kasi may time kasi na kumikilos ka without nutrients, kahit na kumikilos ka, hindi ka enjoy sa resulta. Tama? Misan kulang, misan mali. Pero napagod ka. So, pag kumpleto yung nutrients mo, sabi ko nga, kahit wala kang sakit, pwede ka mag-take. Para nang sa gutom ka man, at least may nutrients ka sa katawan, hindi ganun ka lala yung epekto ng oxidative stress. Okay? Kahit twice a day will do. Yes, so yung sa ano po, yung ongoing po siya nagkakaroon ng Alzheimer's, paano po siya ma-determine? Or ilan po yung itatake nila? Kasi lola ko, nagkakaganon pag nag-a-appear yung ano, sakit sa puso niya. Tapos nagre-reflect yung sa Alzheimer's disease niya. Hindi niya maalala yung nangyari. Hindi niya maalala yung ano. Kumbaga ongoing pa lang, hindi naman siya malala. Kumbaga, mayroong reason bakit nagkakaroon siya ng makakalimutin, gano'n. Pwede po yun, magsabay. Oo, pwede, pwede. Pwede po. Oo. Okay. Yung iniinom niya sa puso, okay lang muna, wag munang ititigil. Sabay muna, kasi nagkakaroon ng complementary functions yan. Okay. Ngayon kahit, dahil ilang taon na siya? 68. Kahit bigyan mo siya, one capsule lang, 3 times a day. Tandaan ninyo, hindi ko mo sinabi ko na wala siyang side effects, walang overdose, walang contraindication, eh may malalang sakit, dadamihan mo na. Hindi ganon. Ha? Kasi ang katawan natin, meron niyang quality na kung ano lang yung kailangan, yun lang ang ma-absorb niya. Pag sinobrahan mo, yung sobra nagiging toxicity. Okay? So huwag mo siyang sobrahan. Kailangan lang maibigay natin yung enough o yung sakto lang. Parang Coca-Cola, sakto lang. Okay? Kung nag-promote po. Ah, sige. Yung sa 8 herbs po, pwede rin po ba siyang makagamot sa mga depressant? Yung mga nade-depress? Oo, may binanggit tayo kanina sa cognitive ba rin okay o, sa mga depression. Ito po, tanong ng leaders po namin, Doc, pwede daw pong gamitin, pwede po bang magamit ng under 18 years old yung sabon? Under 18? Opo. Kahit over 18. Oo naman. Babies. Sa babies kasi, may skin kasi sila under the property of hydrogen. Hindi kasi in-appear, no? Hindi in-appear doon sa research yung required only for the pH balance of this. Walang ganun eh. So, pwede nating i-recommend sa 7 years old pataas. Huwag na sa bata. Oo. Regarding pala dun sa ano, awareness ka lang po, if meron pong side effect yung, di ba, psychological effect yung cognitive, for example, may disease, may dalawang disease po. Wala. Wala siyang ganun. Oo, masyelan talaga. Kasi unang-una, sabi ko nga, yung ugat pa lang, napakaliliit na niyan. Oo. Actually, ingredients lang naman yun. At saka yung ingredients, konti lang, very minimal lang. Kaya nga, napansin nyo, ang taas ko magbigay ng dosage, no? Kasi ganun talaga eh, kailangan. Kasi yung drugs, kung papansin ninyo, no, hindi man tayo negative, pero negative talaga.
Off the record siya na, off the record. Off the record. So, papasin ninyo, dahil mataas, para supplyan niya. Pero hindi ko naman sinabing panghabang buhay, ha? The most is 3 months. Bakit 3 months? At least na isupply mo yung kailangan na matagal mo nang hindi na isusupply, kaya nagkasakit. Oh, tsaka kapabayaan din natin yung hindi natin pagkain ng tamang pagkain, hindi pagtulog ng tamang tulog, hindi tamang emotion. Remember, 8 yung binabalance natin, 8. Ah, yung inumpisa natin kanina, 8. So, lahat ng yun, may kanya-kanyang function. So, lahat ng yun, may kanya-kanyang ding trabaho or control sa pagpasok ng nutrients. Okay? Sige, another question. Doc, yung mga walang sakit, pwede po ba yun, Doc, once a day? Oh, pwede, pwede. Once a day. Okay. Uh-oh. Yung maintenance, kumbaga parang ano lang. Oh, parang vitamins lang nila. Parang ganun, vitamins, no? Ganun. Oo. Sino pa may tanong? Dito sa likod naman, kasi puro sa harap eh. Ito naman, si ano. Yun, Doc, may nagpatanong lang. So, ito yung ano niya. Ano daw yung, ito yung naramdaman niya, Doc. Masakit yung buong katawan, simula ulo. Tapos ang katawan niya, kahit simple lang napisil, nararamdaman na sakit. Tapos yung legs niya, kahit konting press, mapipil na rin yung sakit ng joint. Then, kapag naglalakad siya, Doc, parang may naririnig daw siya ng mga click ng parang ano ng kanyang joint. Okay, tumutunog, lumalagatok. Oo. Yung pagsakit ng mga muscle cell niya, mga muscle, pag pinisil lang, okay, magugulat ha. Usually kasi, ang ano namin dyan, diagnosis namin dyan, cancer yan sa dugo. Layo, di ba? Muscle yung sumasakit, tapos dugo. Usually. Pero kumbaga nahihiwalay lang siya dahil muscle nga ang sumasakit eh. So may ibang ano yun, may ibang kategori. Kadalasan kapag napabayaan yan, yung pasyente hindi na halos makagalaw, hindi mo halos, pero nga kung pasyente, buhok lang ha, buhok, nahanginan lang, sumasakit yung buong ulo. So imagine mo, tapat lang yung electric fan, sumasakit yung buong ulo. Pero cancer sa dugo yun. Oh, imagine mo yung sa kanya ganun din, muscle din. Oh, so, tapos, pag lumakad siya, lumalagatok yung buto, kasi affected nga yung mga joints niya dahil yung joints, ang humahawak dyan muscle. Yung mga cartilage niyan, ang humahawak dyan muscle. Hindi tayo makakatayo without the support of the muscles, no? Kung buto lang yan, hindi ka makakatayo. So, dalawa ang naapektuhan sa kanya. Yung muscle at saka yung buto. Okay. So, pwede na natin bigyan siya at least 3 times a day na 2 cups. Ilan taon na yan? Bata pa. Okay, 2 capsules 3 times a day, 30 minutes before meal. Oh, 30 minutes before meal. Okay? Sige. Okay, sino pa pong may tanong? Ito, sa ano tayo, mga kapatid na Muslim, Doc. Good morning, Doc. Yes, tanong ko lang po, Doc, ano, ilang, ano po, yung eat herbs yung ano, kumbaga, kapag sasakit kasi yung ulo ko, parang pipitik sa utak ko. Tapos mahihilo ako bigla. Hindi ilan ako taong ka na? 22 years old. 22 ka pa lang, ha? 1 capsule, 3 times a day. 1 capsule lang. Oo. Hindi pa naman ganun kasibir kasi nakarating ka pa rito, eh. Di ba? Hindi ka gaya nun, nagte-text na lang. Hindi na nakarating. Okay. And then, tsaka yung ano po, tanong ko lang po, Doc. Yung ano, yung papa ko kasi, kapag yung sasakit yung ano niya, yung buong ano paa niya, tapos hindi siya makatay, hindi rin siya makabangon.
Ano tanong ulit, please? Yung ano po, yung kapag sasakit daw yung dito niya, yung tiyan niya, tapos nakukuryente yung dito sa likod niya, hanggang okay. Sa paa niya, then hindi na daw makakagalaw. Oh, pina-check up niyo hindi? Pina-check up din naman, nagtitake pa rin siya ng ano, tsaka nag-ano din, nag-inom din ng mangustin. Anong findings? Anong findings? Ano yung sakit niya? Yung ano. Masakit yung dito kanan. Dito kanan. Tapos umabot sa ano, tapos dito sa paa, hindi makagalaw. Doc. Ubo. May ubo. May ubo yung tiyan. Doc, kanan daw doc eh. Kasi ako na appendicitis ako dati. Appendix. Ande, tanong natin, anong banggit ng doktor sa findings? Yung ano daw doc, sabi nila parang may UTI daw. UTI dito? Hindi, yung isa kasi nasakit na doc, ano UTI. Basta ano yung, yun lang yung sinabi kasi niya sa akin, masakit yung dito niya, tapos kung sabi niya sa'yo. Oo, okay. Tapos umaano sa paa niya. Tapos pag, ano daw, pag magkasakit daw yan, hindi na daw siya makabangon, tsaka hindi na makatayo. Actually, pagka ganun, walang nababanggit ang doktor, possible yan yung appendix niya, may inflammation at severe na. Okay? Yung appendix ha, maaari kasing acute appendix ang tawag doon. Maaari kasing pumutok yung appendix niya, pwede ikamatay yun. Pwede, ano, ha? Pwede kasing makontaminate yung blood, yung fluid niya sa katawan because of the rupture of the appendix. Dapat ito yung inaagapan. Lalo kung umiinom pa siya ng alak. So, hindi naman po, Doc. Oh, yun. Another good news nyo, kung hindi uminom ng alak. Malaki ba ang tiyan niya? Opo. Ayun, oo. Pag malaki kasi ang tiyan, tandaan nyo ah, wala namang malaki ang tiyan dito eh. Lahat tumingin. Okay. Pag malaki kasi ang tiyan, ang indication nun, napupwersa yung appendix, napupwersa, lalo kung malakas kumain, lalo sa gabi, napupwersa. So pag napuwersa yun, matindi ang kirot nun. Kasi ang purpose ng appendix natin, tandaan nyo ha, ang purpose ng appendix natin, ito yung signal natin sa brain pag nadudumi ka. Okay? Ibig sabihin, pag malapit ka ng, pag punong-puno na yung bituka mo, sisignal na yung appendix mo. Oy, brain, takbo ka na sa CR, lalabas na. Tatakbo ka sa CR. Diba? So, kukonek naman yung anus mo. Meron tayong sphincter doon sa ureteral sphincter sa anus. Pupunta tayo sa sakit na yan, ha? Sandali lang. Kukonek naman yung brain doon sa ureteral, doon sa rectal sphincter mo, pipigilin mo naman. So pinigil mo na hanggang sa makarating ka sa CR. Pagdating mo sa CR, saka mo siya ibabagsak. So, yun ang connection ng tatlo. No? Anong connection ng appendix? Bakit masakit? Namamaga na siya. Hindi na niya kayang i-contain yung sobrang maga. Kaya kumukonek na siya sa other areas na apektuhan na yung other muscles and nerves sa paglaki noong maliit lang yun eh, halos kalahati lang nito. Yung ating appendix, no? Kalahati lang nito. O yung isang straw ng soft drinks. Pag yun ay sumober ng laki ang expansion, pumuputok yun. Pag bumutok yun, maaaring ang ikamatay ng pasyente. Ngayon, makakatulong ba itong herbs natin? Unang-unang gagawin nito, isusustain niya muna yung energy ng pasyente. Yung kanyang immune system para ma-handle niya pa yung sakit. Pangalawa, kasi hindi naman agad-agad, pangalawa, makokontrol niya ngayon ang inflammation, yung pamamaga.
hindi na siyang lalakas yung appendix mo, kaya niya lang i-handle kung gano'ng kalaki o hindi naman sobrang laki. Kung bumubukol, kaya niya ngayon i-handle. Kumbaga, hindi na siya magiging masakit. Tapos, dahil magno-normal yung digestive system, mailalabas niya yung laman. Yung laman, yung dumi, yung pupo. Pag nailabas niya na yon, hindi na masyadong pressured. Okay? Pag hindi na siya pressured, hindi na siya masakit. So, maobserbahan mo, pag pinatake mo siya, first 2 weeks lang muna ng mataas. No? Kahit 2 capsules 3 times a day, first 2 weeks. After 2 weeks, babaan mo na lang siya 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal na lang. Okay? Thank you, Doc. Okay. Okay, any question? Eh, Doc, pag natanggal na yung appendix? Ay, pag natanggal na yung, tandaan nyo, wag na wag din yung patatanggal ang appendix. Ang tawag kasi niyan, di ba, appendectomy? Pag walang pera, don't talk to me. Okay, pag tinanggal na yung appendix ninyo, mawawalan kayo ng signal sa brain pag nadudumi kayo. Kaya pala. Sabihin, pag wala ka ng signal sa brain, mararamdaman mo nandun na sa puwit mo yung pupo. Tama eh. Ang gagamitin mo na lang, meron pa isa, good news. Susundutin mo. Diaper daw, sabi ni Jessa. Okay, ang gagamitin mo na lang yung rectal sphincter. Dahil nandun na sa dulo, pigil-pigil ka na lang. Dahan-dahan ka lang tumatakbo kasi lalabas na. Ang masama naman kapag ikaw ay may hemorrhoids, almoranas. Pag may almoranas, wag na wag nyo rin papa-opera. Kasi pag pina-opera nyo yan, let's say ito yung butas. Mayroon tayo dito, nandito sa dulo yung ano, yung caution na tinatawag, caution. Pag tinanggal yan, na dumi ka, hindi mo na mapipigil kung saan ang lalabas. Walang stopper. Walang stopper. Kaya kahit nasa jeep ka, mangangamoy ka. Alam niyo na. Kasi ako, Dok, natanggal na yung sa akin eh. Kaya pala. Appendix? Ayun. Alam niyo na. Alam niyo. Okay. Next. Hindi pa naman nagkukusa. Kaya ko papigilin. Kaso, sobra na. Mabilis siya, mabilis. ano, Doc? Close ng biglang nahihilo, yung sobrang hilo, para kang ano, matutumba talaga siya. Ano ba yan? Cause ba yan na kulang sa tulog or what? Maraming cause yun, yung pagkahilo. Kasi tandaan ninyo, ang pagkahilo, lack of oxygen supply in the brain. Oxygen yun. Ang tawag dun sa medicine, hypoxia. Hypoxia. Ibig sabihin, lack of oxygenation supply in the brain. So, bakit nawawalan ng oxygen? Okay? Dahil sobrang gamit mo ng katawan, sobrang stress, sobrang pagod. Hindi na kayang isupply ng oxygen mo sa brain mo. E pinakamataas na parte ng katawan natin yung ulo, yung brain. So, hindi siya nasusupply ng enough oxygen. And also, may problema sa puso. So, doon nagmumula. Kasi yung supply, yung bomba ng puso, kung kulang, hindi na makarating sa brain, plus may cholesterol, mataas ang cholesterol, nababarahan yung daluyan, ganun talaga ang mangyayari. Okay? Paano malaman na may sakit sa puso? Yung iniwan ka? Ay! Ayos to! Oo, tama ka! Hindi, ano Doc, paano malaman kapag may sakit sa puso? Tanayin mo kung kailan o anong araw siya iniwan. Siya iniwan? Totoo kasi Doc, kasi nung bata pa ako, sabi kasi ng ngayon lang ako iniwan.
Nung bata ako kasi sabi kasi ng doktor na nagpina-check up ng mother ko, parang inheritance na daw sa amin na yung may sakit sa puso. So, lagi ko yung naramdaman nung elementary ako. Pero yung pagkahilo talaga, siguro once a week, mga ganun. Minsan twice a week. Sobrang hilo talaga. O yun, tama yun. May sakit nga sa puso. Pero, tatandaan ninyo, ang sakit sa puso ay hindi hereditary disease. Hindi yan hereditary disease. Ang naglalagay lang sa utak natin ng hereditary disease, yung doktor. Patay na tayong doktor, Doc. alam nyo kung paano tinatanim. Alam nyo, ganito pagtatanim ng sakit sa puso sa anak, ha? Ganito, ha? May history ba kayo ng heart disease? Wala ba sakit sa puso, tatay mo? Wala po. Nanay mo, parang meron nga. O, meron ka rin. Di ba? Ganun yun. Ganun ka nataniman. Kagaya niya, sinabi mo. Sinabi ng doktor, di ba? Kahit ikaw, hindi ka na... Kasi tanda nyo, what your mind can conceive and believe, the body can achieve. Kung yung pininiwalaan mo, yun ang mangyayari. Kung pininiwalaan mo, yayaman ka talaga. Di ba? Kung pininiwalaan mo, hindi ka yayaman, huwag ka mag-network, hindi ka yayaman. Doc, meron pa. Yung sa ano daw, yung... Malaki na ba utang nito? Ano, Doc, tawag nito yung... Anong pangalan nito? Guiter. Oo. Ano? Kasi, di ba, iba-iba yung ano ng guiter. Minsan nasa labas, yung iba naman nasa loob. Ano yung totoo? At totoo, guys, wala namang nasa labas. Lahat yan nasa loob. Hersey lang yun. Oo. Pero inheritance yun, hindi naman. Hindi rin. Walang inheritance talaga. Only 2% of the different diseases are inherited. The 98% is not hereditary. So, ilang kapsul pwedeng inumin? Ayun. Ilang pala, ikaw naman. Okay, 3 times a day lang. Tapos, i-maintain lang natin ng 1 month. After 1 month, observe or pacheck tayo ng PST. Tapos, pwede nang itigil o pwedeng bawasan ang kanyang tinitik. Okay? Okay, Doc. Last pa, Doc. Sige. Maraming pasyente ito. kasi yung mother ko, siguro mga 4 years ago, na-stroke kasi siya. Tapos, pinainom ko sa kanya isang food supplement. So, hindi ko babanggitin, pero... Ayan, so bali, pinatik ko siya, so gumaling naman siya. Pero... Bumalik. Hindi. Huwag naman, Duk. Nung umalis ka doon, bumalik. Hindi, Doc. Kasi mga last 3 months ago, nung bago ko siya pinainom na mangustin, kasi ano, namamanhid pa daw yung paa niya. Pero nakakalakad naman siya. Nakapag-jogging. Siguro, Doc. Kasi naglalakad eh. Tama nga naman ah, paglakad eh. tapos? Tapos, ano po yung ano, Docs? Kasi natigil ko na din yung pag-take ng mangustin sa kanya. So, pwede nang isabay yung mangustin tsaka it herbs. Oo. Tapos, pwede ilang kapsul naman siya. Kahit ano lang, kahit 1 capsule sa umaga, tanghali, gabi. 30 minutes before meal.
Tag-iisa lang. Kasi hindi na siya, nasa recovery stage na siya eh. So, hindi na masyadong severe yun. Ah, okay. Ingatan lang uli ang pagkain ng maraming kanin sa gabi. Oo. Eh, malakas man yung kumain. Oo, yun niya eh. Kaya ka na-stroke. Joke lang yun. Mahal ko yung mother ko. Kaya iwasan ninyo pagkain sa mga inasal. Only rice eh. Doc, may tanong. Yes. Since goiter pinag-uusapan. Doc, paano naman po ano po yung ano, pwedeng i ano sa yung may goiter po sa itlog? Yung may bukol po, eh. Yung may goiter sa itlog. Ay, ano pala? May prostate. Prostate pa an ilang ano po 'yan? May goiter sa ano? Prostate. Depende sa edad. Ilang taon na ba? Tsaka sa tagal ano po itong 50 plus something. Okay. Ang prostate, nag-start yan, a prostate problem, nag-start yan sa 40 pataas. Okay? So, tayo mga lalaki, possible sa atin ang 40 years old and above, kung hindi tayo marunong mag-ingat. Okay. Sa kanya, wala ba siyang any medicine or any lab test? Wala, Doc, eh. Kasi usually, nagbibigay yun ng recommendation, tinitingnan ko muna ang mga laboratory tests, usually. Kasi parang hindi tayo mamali, at saka alam natin yung kanilang history ng paggamot, may opera ba, kung wala, yun. Pero since tinatanong mo na, wala naman side effect, pwede mo sabihin kahit 3 times a day, once capsule. One capsule. Okay, Doc. Okay. Next! Oh. Greater saan naman? Dito. Okay. Yan, good morning, Docs. Yes. Yan, tanong ko lang kasi yung leader ko. Nagtanong kasi yung leader ko, ano, may diabetes yung tatay niya, tapos 64 years old, then this year lang siya nagkaroon ng medicine. Ah, this year lang siya naggamot. Nagkaroon ng ano, diabetes test. Ngayon, this year lang din siya nag-take ng medicine niya. Medisina. Okay, gano'ng kataas yung kanyang sugar? Natanong mo ba? So, yun lang hindi ko alam. Ayun lang sinabi. Oo, yun lang. So, usually kasi iba ang recommendation natin sa mababa lang kasi usually ang normal ng diabetes sa ganung edad at least nasa 100 lang. 90, 100, 110, okay pa yan. Above normal. Pero pag pumalo na yung 120, 130, 200, 300, 500, umaabot yun sa 1,000. So pag 1,000 na nag-i-insulin na yan. 500 na nag-i-insulin na, 400, ganun. Depende. Kung may pera ang pasyente, pinag-i-insulin ng maaga yan. Pero kung walang pera, kahit 1,000 na, drugs pa rin. Okay? Depende. But anyway, sige, since sinabing diabetes lang, walang sinabi kung ilan ng sugar, hindi natin ma-estimate kung gano'ng karami. But anyway, 54? Ilan to? 64. Last year lang na-detect na may diabetes. Yes po. Maaga lang. Pwede siguro kahit 3 times a day, isa lang. 3 times a day? Oo, isa lang. Sabayan lang ng lure. Oo, sabayan mo ng lure. So yun lang, Doc. Kaya lang huwag kakain yung lure, ha? Huwag yung kakainin. Thank you. Okay. Sige, ano? Okay, wala na tayong time. Doc. Ay, wala na. Okay time. Na. Bali, last question na lang, Doc. Last question. Ito medyo mahalaga. Yung 8 herbs po ba, Doc, daw is halal? Halal approved? Oo. Nasaan ang halal approved natin? Yes. We have the FDA approval, of course. We have the halal. Okay, since naka-process yung regularities natin about this kasi bagong product to. But you know, sino lang ba magtatanong yan? Pwede naman Muslim, pwede magtanong yan. Siyempre, yun naman talaga ang tanungan pagdating sa halal, no? But the thing is, sabi nga natin, ito medyo pangit na sagot kasi ang tanong eh, pag ikaw ba nagpa-ospital, binigyan ka ng 3 gamot, tinatanong mo ba yung doktor kung halal yan? Tama eh. Di ba? Hindi rin eh.
Nagpa-chemo ka. Tinanong mo ba na halal yung chemo? Hindi rin eh. Dialysis. Halal ba yung dialysis? Eh, doon yung iniinom yun eh. Hindi rin. Bakit? Practice naman yun. Tama? O wag na doon. Wag na sa chemo, wag na sa dialysis, wag na sa blood transfusion. Sa gamot na lang. Meron kang 10 gamot. Ni is dyan, tanong mo, halal ba yan? Wala eh. So minsan, thinking na lang natin, eh hindi naman legal yan kasi walang FDA approve, walang halal approve, walang kung ano-anong approve. Nung tinapalan ka ba ng makabuhay nung araw, tinanong ba na may BFAD approve yun? Wala eh. Pero gumaling ka. Oo. Eh ang gusto mo pala gumaling lang. Hindi mo man lang tinanong kung may BFAD approve. O di ba, minsan ganun eh. Kaya ako, I myself, no, I've been practicing for almost over decades na. No, nagtok nga ako sa Perpetual Health Hospital. 70 doctors ang nandyan. Ako, nagsalita, yes. Pinaisbook ko yun eh. So, tinanong ko sila, is there any question regarding what I said? Walang nagtanong eh. Kasi magkukumbatang kami. English yun, siyempre, di ba? wala. I mean, you know, nandun pa yung director mismo ng ospital, nandun. Ayaw ka na magbanggit ng pangalan. Tapos, alam nyo, paglabas ko nung conference room, yung doktor dito, nandito, may edad na. Siguro, senior doctor eh. Surgeon daw yun, surgeon. Senior surgeon doctor. Tinawag ako, Dok, may tanong lang ako, sekreto lang, sabi niya. pero, yes, Dok. Sabi niya, pwede bang yung Alzheimer's ko ma-treat pa? Doktor yan, ha? Sabi ko, Dok, how long have you been suffering Alzheimer's? 30 years na. Wow. Hindi ko na lang pinahiya kasi dalawa lang naman kami. Sabi ko, how come, Doc, di mo na-repair yung brain area o yung cells ng brain mo, yung dendrites ng brain mo? Hindi mo na-repair. Tumungo na lang siya. Meron pa na isang gabi lang kausap ko, mag-asawa, doktor. I've been a physician for 42 years, sabi niya. And I'm suffering diabetes for 42 years. Wow! Sabi ko, wow! Dok, anong ginagawa mo? I'm taking drugs! Sabi niya, lakas pa ng loob niya. I'm taking drugs! Dok, yung drugs ba, na-repair ba yung beta cells mo? What beta cells? Buti, hindi niya alam, beta cells. Samantalang nasa loob lang yun ng pancreas niya. Sabi ko, Doc, you know the reason why you're suffering diabetes? Because of beta cells. Because your beta cells cannot function and supply a natural insulin which is found in the body. Gumanon. Magre-retire ka na lang, pumbira. Pumbira, hindi mo pa alam yung beta cells na yun ang dahilan kung bakit may diabetes ka. And you're taking drugs and insulin for 42 years. Ayoko lang pahiyain eh. Siyempre, alam mo na. Anyway, so hindi nyo kailangan makipag-debate sa doktor. Sabihin nyo lang yung nalalaman ninyo tungkol sa 8 herbs. Dok, sinabi po kasi ng doktor namin sa opisina na nutrients is the root, is the deficiency of nutrients is the root cause of every diseases. O, yun lang. Yun lang po naintindihan ko, Dok. Sabihin mo lang na ganun. Hindi na i-imik yun kasi alam niya yun. Hindi lang sinasabi sa mga pasyente. Because that is a wide, wide range of business. Okay? Okay. Alright! Thank you very much. Ayan, palakpakan natin si Doc. Thank you. Doc, picture muna tayo, Doc. Selfie. Ay, selfie. Para ano natin, Doc? Dito ka, Doc. Selfie muna tayo lahat. Dito ka, Doc. Ayan.